Manalangin Diyos na nasa langit. Salamat o Diyos sa inyo pong kabutihan, Panginoon, sa lahat ng pagpapala na tinagap namin sa inyo, Diyos. Lord, kayo nga nagbibigay ng desire, Lord God, sa isang tao, sa kalipurin at sambahin. At kayo din po, Panginoon, ang nagpapatagumpay. Naalis niyo po lahat ng hadlang, o Diyos. Dalayan ko ng Ama. Kayo po patuloy na mag-usap, Panginoon. Kayo po patag po sa lahat ng pangailangan ng inyong anak. Sa umagang ito, Panginoon, alis kami sa lugar nito. At ang layang inyong kasiglahan, ang inyong kalakasan, ang inyong kapayapaan, ang inyong pag-ibig, Panginoon, na nag-uumapaw sa aming mga puso, O Diyos. Tulungan niyo lang po kami, Ama, at kayo lang po mayangat sa aming kalagitnaan. Pagpalain niyo po inyong mga salita, ganyan din po inyong mga anak. Salamat po, Ama. Yan po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. Manatili tayo nakatayo. Praise God. Hallelujah. Minsan pa natin tatalakayin yung Mark of the Beast. Paki ano yung bago. Part 2. Praise God. The revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to show unto his servants things which must shortly come to pass, and he sent and signified it by his angel unto his servant John, who bear record of the word of God and of the testimony of Jesus Christ and of all the things which he saw. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. John, to the seven churches which are in Asia, grace be unto you, and peace from him which is, and which was, and which is to come, and from the seven spirits which are before his throne, and from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us and washed us from our sins in his own blood, and hath made us kings and priests unto God and his Father. Unto him be glory and dominion forever and ever. Amen. Ang Diyos ang magpala at magdagdag ng pagpapala sa pagbasa ng kanyang mga salita. Makakaupo na po tayo. Praise God. Hallelujah. So itinutuloy lang po natin ito. At narito na tayo sa ikatlong the third beast, no, ikatlong hayop. Praise God, natalaki nga natin yung mga nauna. Hallelujah. So nakita natin yung natural. Babalikan lang natin, reviewin lang natin ng konti bago tayo dumako, no, sa mga spiritual. Sabi nga rito, basahin lang, sabi nga ito'y this is the revelation of Jesus Christ. No, alam natin ito'y hindi ito kapahayagan ng tao, but this is the revelation of Jesus Christ, no? Praise God. So maliwanag ito, no? Lagi natin 'tong ine-emphasize. Kaya nga sabi, hindi po na ituturo pagdating sa revelation, hindi ito na ituturo, no? Kundi maliban na buksan ng Diyos ang ating mga mata, no? Tumingin man tayo ng tumingin, wala kayong makikita, makinig man kayo ng makinig, wala kayong maintindihan. No? Praise God. At pagkatapos, sabi, ito'y inihayag niya. Binibigay ito ng Diyos sa kung kanino man niya ito gusto. Praise God. Kaya sabi, gave unto him to show unto his servants, no, things which must shortly come to pass. No? Praise God. So, binibigay lang ito ng Diyos. No? Hindi ito sabi ko nga eh, hindi natin to pinipilit, no? Praise God. See, kaya nga, kung tawagin nga natin to ay biyaya. Pagkatapos nga, hallelujah. Sabi nga sa verse 3, blessed is he that readeth, no? Kakaiba ito, tandaan nyo, this whole book of Revelation is different from all of the books, no?
Dahil, praise God, no, ang book of Revelation, ito may kaugnayan. Sabi nga, sa prophecy, no? Pag sinabi nga natin prophecy, sabi nga sa verse, pag sinabi natin prophecy, it is something to do with history. No? Lagi ito may kaugnayan sa mga bagay na magaganap, no? Sa nakaraan, sa mga naganap, nagaganap, at magaganap. No? So, laging ganun yan, no? Past, present, and future. No? Kaya sabi nga sa verse 3, blessed is he. No? Mapalad ka kapag nabasa mo ito, no? Narinig mo ito, no? At pagkatapos ay natutupad mo ito. O no? Nakikita mo itong natutupad. No? Praise God. See? Hallelujah. Sabi nga, kaya nga this whole book of Revelation, kaya kakaiba ito. Tandaan nyo, kaya nga sabi ko nga, pagdating natin sa book of Revelation, hindi ka tuturuan ito ng about justification, about sanctification, o about salvation. No? Praise God. See, hindi ka tuturuan ng book of Revelation ng mga ganong bagay. No? Hindi ka tuturuan ito na mamuhay kang may kabanalan, kundi lahat dito, praise God, pagdating sa book of Revelation, kakaiba lahat ito. Oh, praise God. Sasabihin lang sa iyo kung ano yung naganap noon, kung ano yung nagaganap, at kung ano yung mga magaganap. Oh, praise God. See, para maintindihan mo kung ano yung panahon na kinabubuhayan natin. Oh, kasi mahalaga ito eh. Diba? Mahalaga na malaman ninyo kung anong panahon yung kinabubuhayan ninyo o yung panahon na ginagalawan ninyo. No? Praise God. Importante yan. Hindi pwede na praise God. No? Na gumagalaw kayo sa isang panahon na hindi nyo naiintindihan. No? Praise God. Kaya nga sabi ko, dyan dumarating yung panahon ng tinatawag nga nating frustration. No? Praise God. See, gawa ka ng gawa, walang mangyari. Di ba? Praise God. See, hindi mo maintindihan lahat ng pagsusumikap mo, walang mangyari. No? Praise God. See, kasi sabi ko, hindi mo naintindihan yung ginagalawan mo eh. Di ba? Praise God. Para kang gusto mong lumangoy doon sa napakababaw na tubig. Di ba? O gusto mo naman na, praise God, hindi ka marunong lumangoy, tumatalong ka naman sa malalim na tubig. Di ba? Praise God. See? So, ganun lang ang mangyayari sa atin. No? Hallelujah. Kaya sabi nga rito, di ba? Kaya sabi ko nga, paano mo nalaman? No? Kasi mga question yan eh. Paano natin malalaman na yan ay, praise God, may kaugnayan sa history. Kasi sabi rin yan eh. Di ba? Pagdating nga natin sa verse 19, sabi nga ng Panginoon kay John, write the things which thou hast seen, that is past tense, no? And the things which are present, no? And the things which shall be hereafter. Kaya the whole book of Revelation, praise God, it has something to do with history. No? Sa mga bagay na nagaganap. Then, isa pang bagay, itong aklat ng kapahayagan, hindi ito yung praise God. O yung author nito, o sabi nga natin yung nagsulat nito, praise God. Hindi lang siya inspired. Praise God. O meron tayo 66 books ng Biblia. Doon sa 65 books, lahat ng mga nagsulat doon, they were inspired, no? Sabi nga sa Book of Peter, no? Inspired sila nung isinusulat nila itong mga aklat na ito, no? Praise God. See? Hallelujah, no? Kakaiba ito, no? Praise God. Kasi dito sa Book of Revelation, nasa tabi ang Panginoong Jesus, nandoon si John the Beloved, no? Praise God. Isinusulat niya lang habang tinitingnan siya, di ba? Habang nandoon ang Panginoong Jesus, sinusulat ni John the Beloved yung mga bagay na naganap, magaganap at nagaganap, no? Praise God. See?
Hallelujah. Kasabi sa kanya, o isulat mo. Ano ba yung nakikita mo? Isulat mo. Huh? Praise God. Hallelujah. O, pagkatapos nung nakita ni John yung mga symbol, pagdating sa Book of Revelation chapter 10, di ba? Praise God. Sabi niya, isusulat niya na sana yung sinabi ng pitong kulog. Di ba? Diretso na natin. So, isusulat na sana ni John kung anong ibig sabihin ng mga, praise God. Kung ano ibig sabihin, praise God, dito sa mga, sa lahat ng mga isinusulat niya sa Book of Revelation, sabi sa kanya, huwag mong isulat yung sinabi ng pitong kulog o yung paliwanag ng pitong kulog. Kundi isulat mo sa simbolo. Praise God. Isulat mo sa simbolo ang sinabi ng pitong kulog, nung seven thunders. No? Praise God. Kaya the whole book of Revelation, praise God, hallelujah, it was written in mystery. Naging mahiwaga ang Book of Revelation, praise God. Kaya sabi nga, di ba, dito pa lang sa Revelation 1 verse 20, the mystery of the seven star, seven golden candlestick. Dito pa lang, nag-uumpisa na yung hiwaga. Praise God. Kaya nga, sa panahon natin, inilantad yan. Sabi nga, kailan magaganap, kailan mailalantad yung mga hiwagang yan, di ba? Mahalaga kasing malantad yung hiwagang yan eh. Sabi nga, but in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished. No? Hallelujah. Sa tinig ng ikapitong anghel, di ba? Praise God. See, magaganap yung tinatawag nga nating paglalantad o paghahayag. No? Praise God. Kasi pag sinabi natin sa Tagalog, minsan eh, hallelujah. So makikita natin na isulat ito sa hiwaga. Praise God. Kaya sabi nga, sabi nung anghel kay John, isulat mo lang yan, di ba? Praise God. Isulat mo, hallelujah, yung nakita mo. See? Huwag mong isulat yung narinig mo, kundi yung nakita mo. Praise God. Then isinulat ni John yung nakikita niya, hindi yung narinig niya. Kaya isinulat niya yung mga tinig na yun, inilagay ng Diyos sa tinatawag nga nating simbolo. O sa sign. Praise God. See? Kaya nga kinakailangan marinig mo yung the voice of the symbol. Diba? O the voice of the sign. Kaya the whole book of Revelation, praise God. Sabi nga ganun, the whole book, the book of Revelation is a book of symbols, di ba? Isinulat ito sa simbolo. Praise God. See? Pag naintindihan mo yung symbols, maintindihan mo kung ano yung ibig sabihin. Kaya kapag hindi mo maintindihan yung symbol, wala tayong maintindihan. Praise God. See? Hallelujah. Kaya nga, di ba? Hindi naman ito mahirap eh. Kinakailangan lang, alam mo lang. Di ba? Kaya nga sa panahon natin, kahit anong basa mo, kahit anong pag-aaral nila sa Book of Revelation, ang dami nilang mga haka-haka, mga opinion, o mga research, praise God. See, minsan nakukuha nila yung 50%, di ba? Pero yung 50%, hindi nila makuha. Minsan umaabot sila halos nasa 75%. Pero tandaan natin, kailangan natin 100% na sigurado tayo. Praise God. Hallelujah. The whole book of Revelation is written in symbols. No? Kaya sabi ko nga, parang ganyan lang yan, di ba? Hallelujah. Pag nakita mo yung symbol na yan, sa kalsada, hindi naman nakasulat yung salitang no parking eh, di ba? Kundi nakikita mo lang yung simbolong yan. Praise God. Kaya pag naintindihan mo yung mga simbolong yan, alam mo kung ano gagawin mo. Hindi ka magpa-park, di ba? Kasi pag nag-park ka, mauhuli ka. Alam mo kasi, kaya kahit sabihin sa'yo na pwede, di ba? Sabihin mo, hindi pwede. Bakit? Alam mo yung simbol.
No? Praise God. Kaya mahalagang malaman mo yung symbol. Now, the whole book of Revelation is written in symbols. No? Praise God. So, sa part 1 ng Mark of the Beast, nakita natin yung tinatawag nga nating mga praise God, no? Hallelujah. Balikan lang natin konti yung figure. So makita natin sa natural side, no? Praise God. Napag-aralan nga natin na may nakakita rin ng sa Book of Daniel, nakita rin ni Daniel itong hayop na to na lumabas sa tubig, di ba? Praise God. See, sa Book of Daniel, ipinakita rito yung tinatawag nga nating natural. No? Praise God. Then sa Book of Revelation, makikita naman natin yung spiritual side. Oh, kailangan lang kasi natin maintindihan yung natural para maging madali sa atin yung spiritual. No? Kasi pag hindi natin makuha yung natural, napakahirap maintindihan yung spiritual. No? Praise God. Kasi, hallelujah, lalo na kapag nasa labas tayo, di ba? Oh, mag-i-explain ka na mag-i-explain sa mga spiritual side. Oh, sino maniniwala sa'yo na ang Roman Catholic Church ay galing sa Roman Empire? Di ba? Praise God. See, you need to know the natural side first. No? Nakita natin, oh, hallelujah, yung tatlong hayop na nakita ni Daniel na lumabas sa tubig, sabi ito'y mukhang leon, oh, na may pakpak ng agila, tapos nakakita siya na isang oso na may tatlong tadyang nakagat-kagat. Oh, pagkatapos nakakita siya ng isang leopardo na may apat na pakpak at apat na ulo. Di ba? Praise God. See? So, hallelujah. Then, sa Daniel chapter 2 naman, nagkaroon ng panaginip si Nebuchadnezzar. Nakakita siya ng isang rebulto. Nasabi nga ito, ang ulo'y ginto. Tapos ang balikat at yung braso, yung dibdib ay pilak, no? At yung belly niya bronze, no? Tapos sabi nga dito sa binti hanggang sa binti niya, sabi ito'y bakal, at pagdating dito sa mga paa, naghalo yung bakal at saka yung luwad o yung clay o yung putik, no? Praise God. See? Hallelujah. Oh, pagkatapos, sabi nga ni Daniel, nung nakita niya itong mga hayop na ito na lumabas sa tubig, pagdating sa ikaapat, hindi ma-describe. Praise God. Sabi, ikaapat na hayop, sabi, ito'y napakabangis. No? Praise God. See, yung mga kaaway niya, kinaagat niya, meron siyang mga ngipin ng mga bakal. Kapag hindi niya mapatay, sabi, sisikaran ito, dudurugin niya ito, pag-iwahiwalay niya ito. Praise God. Hallelujah. Then pagkatapos sabi ng anghel, ipinaliwanag din kay Daniel. Sabi niya, yung nakita mong apat na hayop na umahon sa tubig, yan ay apat na hari o apat na kaharian. Four kingdom na lalabas dito sa mundo. Pag lumabas siya sa mundong yan, apat lang yan. Then nakita ni Daniel yan, praise God, merong bato na naukit sa bundok. At tumama yan sa paa. Hallelujah. Sa panahon rin ni Nebuchadnezzar, sabi ni Daniel, apat na kaharian niya nalilitaw. Praise God. At yung susunod na mga kaharian, sabi nga, pabulok lang ito ng pabulok. Mag-uumpisa ito sa gold, matatapos ito sa bakal. Tapos, praise God, yung bakal at yung putik paghahalo, no? Praise God. Hallelujah, no? See? Kaya sabi, apat na kaharian niya nalilitaw. Kaya nakita rin natin according to history. 'Di ba? Kasaysayan, lumitaw ang Babylonian Empire. So nakita na rin natin 'yan, no? Reviewin na lang ninyo 'yan. Meron naman tayong record niyan, no? Praise God. See, yung Mark of the Beast part 1, no? Praise God. See, hallelujah. Binasa lang natin yung mga talata. 'Di ba? Pagdating natin sa natural, history plus prophecy plus Bible, no? Pinagdikit-dikit lang natin 'yan. Makikita nyo magdidikit-dikit lahat 'yan.
Oh, ang tumalo sa Babylonian Empire, Medo Persia. Di ba? Praise God. Then sabi nga, oh, sabi nga ng anghel kay Daniel, nakita nga nung limito itong Medo Persia, katulad ito ng ram, oh, katulad ito ng kordero, oh, bulugang kordero, no, ram na may dalawang sungay. Praise God. Yung isa ay mas mahaba, oh, kaya sabi dalawang kaharian niya na magsasanib. Di ba? Praise God. Pero yung isa mas mahaba, ang ibig sabihin, oh, yung isa magre-range siya na mas mahaba kaysa doon sa nauna. Oh, dahil nakakita siya ng isang bulugang kambing, praise God, na dinaluhong itong korderong ito. Pinutol niya yung sungay ng kordero, tinalo niya ito, oh, isang sungay lang ng kambing, oh, habang tumatayog na ito, nung umahaba ito, biglang naputol at lumitaw yung apat. No? Praise God. See? I'm just reviewing it. No? Hallelujah. See? Sabi ko nga sa inyo, no? Sa panahon ng Babylonian Empire, nabuhay si Daniel. Sa panahon ng Medo-Persian Empire, nabuhay pa rin si Daniel. Pero, praise God, hindi siya nagtagal dahil napakahabang panahon niyan. Oh, praise God, natalo ng Greek Empire ang Medo-Persia. Oh, praise God, pero pag binasa nyo sa Book of Daniel, makikita nyo lahat ito nakatala. Di ba? Praise God, nakatala lahat yan, malinaw na malinaw yan. Oh, praise God, same. Hallelujah. Pwede niyong sabihin na inisip lang ni Daniel yan, kunyari lang yan, kasi nabuhay siya sa panahon ng Babylon eh. Di ba? Pwedeng sabihin niyo, hindi naman totoo yan, kasi buhay siya noon eh, nung nakita niyang umahon itong Babylonian Empire eh. Di ba? So nakita rin ni Daniel nung talunin ng Medo-Persia ng Babylonia. Di ba? Sabi niyo, hindi na naman totoo, kasi nakita niya yan eh. Pwede ba yun na prophecy niya? Eh, nakita niya. Paano natin malaman na bago lumitaw yung Medo-Persia na yan eh? Oh, praise God. See? Paano natin malaman na isinulat, inihula muna ni Daniel bago naganap? Di ba? Eh, buhay siya eh. Nakita niya yun eh. Pwedeng naganap na yan eh. Tapos sinulat-sulat niya, kunyari, prophecy. Di ba? Praise God. Kasi nakita niya eh. Pero hindi na tayo magdududa pagdating natin sa Greek Empire. Patay na si Daniel noon eh. Oh, wala na si Daniel noon, di ba? Paano na isulat 'yon? So makikita natin that is really came from God. Galing na 'yan sa Diyos. Di ba? So hindi lang 'yon. Hallelujah. Yung katangian ng Roman Empire. Di ba? Praise God. Nung lumitaw na itong Roman Empire, oh, talagang bakal yan, legalistang masyado ang Roman Empire. Oh, then nakita, oh, pagkatapos sabi nga, oh, medyo bumagsak itong Roman Empire. Oh, naghalo na yung clay saka yung iron, di ba? Praise God. So ano ibig sabihin noon, yung politics and religion nagsama. Hallelujah. Kaya sabi, isang bahagi malambot, isang bahagi ay matigas, no? Praise God. Hindi magsasanib 'yan. Hallelujah, no? Pag sinabi natin magmi-mix, no? They cling together but they won't mix, no? Hallelujah. See, katulad niya ng pilak sa ginto. Pag nilusaw mo 'yan, o ginawa mong singsing, 'di ba? Magiging white gold, no? Praise God. See? Hallelujah. Ang tawag minsan nila dyan eh, white gold, di ba? Praise God. Pero yung putik, kahit anong init mo dyan, hindi malulusaw yan. Oh, titigas lang yan na parang bato. Oh, pero yung bakal, pag ininit mo yan, magiging tubig yan. Oh, magiging liquid. I mean, no? Praise God. Pero yung putik, habang iniinit mo yan, mas lalong tumitigas lang yan. Hallelujah. So hindi sila magmi-mix that but they will cling, oh? Magsasama lang. Hallelujah. Kaya nga hindi pwedeng pagsamahin yang hindi maski kailan magsasama yang relihiyon na sa kayong state. Hallelujah. Praise God.
Si pagkatapos nakita rin ni John itong sa Book of Revelation chapter 13. Diba? Yang hayop na yan na lumabas sa tubig. No? Praise God. Tutuloy na natin. No? Praise God. Bisa maigi lang na nare-review natin. Diba? Kasi sabi ko nga, pag sa unang pakinig, lumalagpas lang yan sa ulo natin. Diba? Sa ikalawang pakinig ninyo, tatama na yan sa ulo ninyo. O sa ikatlo, tatama na yan sa puso nyo. Then by heart, di ba? By heart, pag may nagtanong sa inyo, may paliliwanag na ninyo, no? Praise God. Hallelujah. See? Now, the whole book of Revelation is written in symbols, no? Praise God. See? So, nakita nga natin yan, yung, and stood upon the son of the sea, and saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, di ba? So yan yung nakita. Ngayon pumasok tayo dun sa spiritual side, no? Praise God. Same. Hallelujah, no? Pagdating natin sa Book of Revelation chapter 17, oh, makikita niyo yung hayop na yan, no? With 7 heads and 10 horns, di ba? Praise God. See, na manggagaling sa tubig. Hallelujah. Sabi nga ganito, having 7 heads and 10 horns, no? Pag binasa nyo ang Book of Revelation chapter 13, makikita nyo lang yung summary. O yung pahapyaw, sabihin na nga natin, no? Praise God, yung summary ng nung hayop. Pagdating nyo sa Book of Revelation chapter 17, yan yung detalye. Praise God, yung detalye ng hayop na may 7 ulo at 10 sungay, no? Kaya iisa yan, no? Praise God. Kaya tinalakay natin ng in details, di ba? Yung hayop na lumabas sa tubig. Praise God. Tinignan natin ang Book of Revelation chapter 17, no? Tandaan ninyo, praise God. Sabi ko nga, kaya nga pagdating sa mga ganitong doctrinal teaching, praise God. Kailangan lagi yung may dalawang witness yan. Kailangan makita nyo yan sa scripture, no? Dalawang beses nyo makikita. Praise God. Kaya meron tayo sa Book of Daniel, at the same time, meron tayo sa Book of Revelation, no? Praise God. So, hindi na natin isa-isahin yan. Natalakay na natin yung Revelation chapter 17, verse 1 to 12, di ba? Praise God. See? So nakita natin itong hayop na to, no? Merong nakaupo sa kanyang babae. 'Di ba? Praise God. And then in the book of symbols, in the book in the Bible, no? Sa Biblia, praise God. Pag sinabi nating babae, yan ay laging tumutukoy sa iglesia. Praise God. See? So, pag sinabi na nakaupo, it's always a symbolized authority. Or reigning. Di ba? Praise God. Kaya pag ikaw yung nasa trono, nakaupo ka sa trono, praise God. See, ikaw yung may kapangyarihan. Praise God. Ikaw ba yung may kapangyarihan? Di ba? Hallelujah. Yung trono, yung inuupuan mo, yun na nagsisymbolize ng authority mo. Hallelujah. So, ganyan din ito. Itong may nakaupo dyan sa hayop na yan na kulay pula. Praise God. Na may 7 ulo at 10 sungay. Hallelujah. So, natalakay nga natin yan. Hallelujah. Diba? Hindi na natin babasahin para makasave tayo ng time. No? Nire-review ko lang ng konti dahil, so, una nakita natin yung hayop in natural, then in spiritual, praise God, itong hayop na lumabas sa tubig, praise God, hallelujah. See? Kaya pagdating natin dito, last week dinitalye natin yung dalawang hayop na yan, praise God. Sabi nga ganito, di ba? Nung nakita ni John itong hayop na to, no? Na mangha siya. No? Gulat na gulat siya. Bakit? Dahil napakaganda nung hayop na yon. Praise God.
See? Hallelujah. Kaya sabi sa akin, I saw a woman sit upon a scarlet colored beast full of the names of blasphemy, having 710 horns. A woman was arrayed in purple and scarlet color and decked with gold and precious stones and pearl. Oh? Praise God. Manghang-mangha siya. Sabi, napakaganda nito. Oh? Tandaan nyo, na, sabi kulay pula ito na meron, siya nararamtan ng kulay pula at the same time, nadadamitan siya ng kulay ube. Oh, o purple. Diba? Praise God. See? Hallelujah. Then, again, oh, sabi nga, ang babae sa Biblia, ito yung nagsisimbolo ng iglesia. O nagsisimbolo ito ng simbahan. O nagsisimbolo ito ng isang relihiyon. O, praise God. See, kaya nga sabi, ang babae yan ay tipot larawan ng iglesia at ang lalaki tipot larawan niya ni Kristo. O, kaya mag-asawa yan, yung iglesia at si Kristo. O, hallelujah. Then sabi, itong babaeng ito, tinatawag itong Mystery Babylon. Hallelujah. Oh, so ngayon, dinidescribe ito sa Book of Revelation chapter 17. Oh, praise God. Itong hayop na to, sabi, ito'y inuupuan ng isang babae. Oh, at itong babaeng ito'y nararamtan ito ng pula at kulay ube. So makikita nyo, may isang relihiyon na ganyan talaga ang suot. Diba? Praise God. Sila'y nararamtan, sabi nga ganito, ng kulay purple. Oh, o ube. Oh, praise God. See, at kulay pula. Di ba? Ayan. Di ba? Praise God. And they were decked with gold. Hallelujah. See? Kaya, wala pa sila, nasa Biblia na. Then, sabi nga ganun, oy, kaya sabi nung angel sa kanya, bakit ka nagulat? Di ba? Ipaliliwanag ko sa iyo yung hiwaga ng babaeng yan, di ba? At nung hayop na kanyang inuupuan. Hallelujah. Same? Hallelujah. Sabi, yung babaeng yan, yan ay tipot larawan din ng isang syudad. Praise God. At the same time, sabi nga, and here is the mind of which hath wisdom, the seven heads are seven mountains on which the woman seated. No? Praise God. Sabi, yung pitong sungay na yan, yung pitong ulong yan, yan ay tipot larawan din ng pitong bundok. Oh? Praise God. See? At yung babae, sabi yan ay tipot larawan ng isang syudad. Oh? Kung pagsasamahin ninyo yung talatang yan, yung 18, oh? Woman is that great city. Tapos sabi nga, and the seven heads are seven mountains. Pag pinagsama niyo yung dalawang yan, ang makukuha niyo, sabi nga ganon, she is a city sitting on the seventh mountain. Di ba? Praise God. See? Yan ang pag pinagsama niyo yung dalawang talatang yan, no? She is a city sitting on the seventh mountain. No? Pag tinipe niya city on the seven mountains, itong ibibigay sa inyo ng Wikipedia. No? Praise God. Pag mag-search kayo sa Google, di ba? Praise God. Nang ibibigay sa inyo, Rome is referred to as City of Seven Hills. Di ba? Praise God. Yan yung syudad na nakaupo sa pitong burol. No? Praise God. Yan yung pitong burol, no? Praise God. See? Kaya makikita nyo, yung syudad na yon, yun ang tinatawag nating Rome. Di ba? Praise God. Yung lugar ng Rome. Yung Rome niya, that is a city on the seven hills. Praise God. See? Tapos itong babaeng ito, sabi nga ganon, nararamtam siya ng scarlet color, no? Na nakaupo sa scarlet color beast, was three in purple. Hallelujah. So nararamtam siya ng kulay ube, no? Kaya nga, sabi ko nga, nung unang panahon, kapag nakasuot ka ng kulay ube, ibig sabihin, ikaw ay mayaman. Diba? Kaya yung purple, that is the color of royalty. Yan yung mga kasuotan ng mga hari. No? Praise God. See? Hallelujah. So, yung babae, sabi nga niya, the same time, siya'y nararamtan ng purple and scarlet color. Suot-suot niya yung mga ginto, mamahaling bato, at
may hawak din siya ng isang gintong kopita, na puno raw ito ng dugo ng mga martil, blood of the martyrs, blood of the saints, no? At tinatawag din siyang mystery Babylon the Great, the mother of harlots and abomination of the earth. Praise God. See, kaya pinaliwanag nga sa atin, sabi yung babae niya, the woman is that great city, seven head or seven mountains, no? Hindi siya bansa, siyudad lang siya. Naintindihan nyo, hindi to bansa, only a city, but she can reign. Sabi ganun, praise God, reign over kings of the earth. Ibig sabihin nun, meron siyang kapangyarihan. Nakikinig sa kanya yung mga hari, hindi siya presidente, hindi rin siya general, hindi siya prime minister, pero lahat sumasaludo sa kanya. Praise God. See? Lahat pumupunta sa kanya, hindi siya bansa. City lang, di ba? Parang Manila. Pilipinas, ang Philippines yan ay bansa. Pero, ang Manila, city lang yan. Cebu, city lang din, di ba? Praise God. Hallelujah. Pero meron siyang ganung kapangyarihan, napakapangyarihan niya, no? Praise God. See, sabi niya, nakaupo siya dun sa pitong burol. Hahanapin niyo lang yan, yung city on the seven hills, no? Kaya pag hinanap niya yan, sabi ko nga, yan po yung Vatican City. Diba? Praise God. At dyan sa Vatican City, hahanapin nyo lang dyan yung babae. Nasundan nyo ako, yung babaeng mayaman. No? She's very rich. Diba? Dahil sabi siya'y nararamtan, praise God, array in purple and scarlet color, decked with gold, diba? Precious stone. Hanapin nyo lang yung, praise God, isang religion na napakayaman. Diba? Praise God. Hallelujah. She is very rich, no? Then hanapin nyo rin yung isang relihiyon na pumatay ng napakaraming Kristiyano. Hanapin nyo lang yon, kasi babae yan eh, simbahan yan. Naintindihan nyo ako? Praise God. Hanapin nyo lang yan, no? Praise God. Na pumatay siya ng napakaraming Kristiyano. Hallelujah. Sino yung babaeng yon? Sino yung simbahang yon? Sino yung iglesyang yon? Praise God. Hallelujah. See, sabi nga, lasing siya with the blood of the saints and the blood of the martyrs of Jesus. Diba? Sino raw yon? Hallelujah. Yan po yung Roman Catholic Church. According to history, 68 million ang pinatay niyan. Praise God. See, that is history. Naintindihan nyo ako, hindi ako may sabi niyan. Hindi si Brother Nestor, hindi ko turo yan, kundi turo yan sa atin ng libro. Turo yan sa atin ng kasaysayan, di ba? Praise God. See, ang Roman Catholic Church, hindi ito Christian, ito ay Catholic. Praise God, I was born Catholic, I know what I am saying. Alam ko yung sinasabi ko, kaya sabi ko nga, dito sa atin ba, meron bang biktima yan? Kung kilala niyo si Jose Rizal, di ba? Praise God. Kilala niyo ba si Jose Rizal, di ba? Yan yung bayani natin. Ano nangyari diyan sa bayani natin? Di ba? Binaril yan sa luneta. Praise God. See? Kalaban ba ni Rizal ang Spain? Hindi. Hindi kalaban ni Rizal ang Spain. Ang kalaban, kaya ngayon dalawang librong yan, yung Noli Me Tangere at saka yung El Filibusterismo, di ba? Praise God. Sabi ko nga, dyan yung makikita yung kasaysayan ng Pilipinas. Kaya nga walang ginagawa si Rizal. Tandaan ninyo, kundi expose. Ano yung ine-expose ni Rizal? Di ba? Yung katiwalian sa loob ng simbahan. Praise God. Kaya sabi niya nga, sa mga nag-aaral, di ba? Yung mga nagbabasa ng aklat, yung Noli Me Tangere, ano sabi ni Rizal? Baginoong Maria, napupuno ka ng barya. Alam nyo, nung high school ako, nung nag-aaral ako katoliko tayo eh. Kaya ako, bakit ganito si Rizal? Parang lapastangan naman siya. Di ba? Praise God. Pumupunta rin ako, laman din ako dyan ng Quiapo nun eh. Nagpapahid-pahid din tayo doon. Di ba? Hindi natin alam eh.
Kaya nga sabi nga ng Biblia, my people are destroyed for lack of knowledge. Di ba? Praise God. See? Dahil ayaw ng tao sa salita ng Diyos, mas gusto nila sa mga pamahiin, sa mga tradisyon. Oh, 68 million ang pinatay ng Roman Catholic Church. Praise God. Dahil nung panahon na yun, kapag hindi mo tatanggapin ang Catholicism, babalatan kang buhay. Oh, praise God. See, kaya nga si Rizal, pinatay yan eh. Oh, sumali ba sa rebellion si Rizal? Hindi nga siya kasali. Bakit siya binaril? Anong kaso niya? Ang kaso niya ay heretics o erehe. Oh, pag sinabi nating erehe, heretics yan, sa Tagalog, kulto. Oh, praise God. Kaya sabi nga, masundaw siya o ano, ganito. Hallelujah. Oh, kaya sabi nga, si Rizal ay protestante. Oh, kaya bago siya barilin, nang umpisal muna raw siya sa pare. Yan turo sa amin sa school nun eh. Diba? Nang umpisal muna siya, pagkatapos, sabi nga, dininounce niya yung protestantism. Oh, naging katoliko siya uli. Oh, hallelujah. Hindi po totoo yun. Oh, praise God. Hallelujah. Oh, so dito kasi magandang ipaliwanag eh, di ba? Kaya nga kitang-kita natin yung kapangyarihan nila, di ba? Praise God. Hallelujah. Then, sabi nga nito, no? Siya ay nakaupo, sabi nga sa maraming tubig, no? Sabi yan tubig niyan, yan daw yung mga tao. Oh, tandaan nyo, kaya nga praise God. Hallelujah. Oh, pag may tao, mayroong Catholicism, no? Praise God. See? Kaya kahit saan ka pumunta, basta may tao, nando doon siya, makapangyarihan siya sobra. No? Hindi siya kayang tanggihan ng anumang bansa, maski komunista, maski lugar ng mga Muslim. No? Praise God. Hallelujah. Then hawak na rin ang buong ekonomiya. Diba? Praise God. Lahat tatang lang negosyo kanya. Diba? Kaya sabi, umpisahan mo yan sa kahoy, hanggang sa amoy. Diba? Praise God. Hanggang saan? Sa kaluluwa ng mga tao. Diba? Souls of men, slaves and souls of men. Yan nga, praise God. Hallelujah. Nung wala pa tayo sa Panginoon eh, diba? Kaya nung narito na tayo, sabi nga ng iba, yan ang ayaw namin sa inyong mga born again eh, kasi meron kayong mga ikapo. Diba? E dito sa amin eh, pabarya-barya lang. O kahit ano lang ibigay namin. No? Ako, praise God. Ang ikapo, nasa Biblia yan. Oh, walang masama dyan. Pero huwag mong gagawin yan kung hindi hayag sa'yo. Naintindihan niyo ako? Don't do it. No? Lalabas lang na ipokrito ka. No? Praise God. Kaya sabi ko nga, maliban na maramdaman niyo muna, maranasan niyo ang kaligtasan ng Panginoon, maranasan niyo merong ginawa ang Diyos sa inyo. No? Praise God. Kasi magagawa niya na maluwag sa loob niyo. No? Kaya nga ini-example ko yan. Oh, sa mga anak ko, sabi ko nga, parang ano lang yan eh. Di ba? Pag umuulan na ganyan, bumabaha, sige lang ang takbo ng sasakyan mo, maraming taong nakapaligid dyan, di ba? Nakasara yung bintana mo, paglalapitan ka, naiilang ka pa. Di ba? Praise God. Oh? Pero pag tumirik ka, di ba? Pag tumirik yung sasakyan mo, hallelujah. Pag uminto yung sasakyan mo dahil na baha ka, o, anong gagawin mo? Ibababa mo na yung bintana mo. Di ba? Mabait ka na doon sa mga taong nakapaligid. Noong una, saplado ka eh. Di ba? Pero pag tumirik ka, mabait ka na. Diba? Brother Tony, ibababa mo na yung bintana mo eh. Tapos magsitsitsit ka na ron eh. Ha? Pakitulong nga, Brad. Oh. Hallelujah. Noon, lagpas-lagpasan mo lang. Di ba? Praise God. Pag tinulungan ka na, tinulak yung kotse mo, anong gagawin mo? Suplado ka pa ba? Hindi na. Di ba? Praise God. Aabutan mo na. Hallelujah. Oh, magbibigay ka na. Bakit? Naranasan mo kasing natulungan ka. Ganyan din yan sa Panginoon. Maliban muna maranasan ninyo ang kabutihan ng Diyos sa buhay nyo. Di ba? Mayroon siyang gagawin sa buhay nyo. Maliban na maranasan nyo muna. Pag naranasan na ninyo yan, madaling-madali na. Diba? Praise God. Kasi nakakapagbigay na tayo ng handog natin, nakakapagbigay ka ng ikapo. Diba? Praise God. Kaya sabi, ayan ang ayaw namin sa inyo, meron kayong ikapo, meron kayong kung ano-ano pa, may handog.
Praise God. Kaya ako, Biblia yan eh. Hindi naman natin pwedeng tanggihan yan. Di ba? Sabi, walang dagdag, walang bawas. No? Praise God. Same. Pero yung kinagistan nga natin, sabi ko, eh, dyan sa kinagistan natin, di ba? Papiso-piso nga. Pero bago ka, ipinanganak ka pa lang, kapanganganak mo pa lang, pag pindinalang ka, nilagyan ka ng pangalan, pag, ano bang tawag natin doon? Oh? Pag binautismuan ka, oh? Praise God. See, may bayad agad yun, regular, saka special, di ba? Mamimili ka lang, regular o special. Praise God, parang gasolina eh. Hallelujah. See, pagkatapos doon, pagdating mo ng 7 years old, may kumpil. Hallelujah, may bayad na naman yan, di ba? Pag kinasal ka, hindi ka pwede pumasok sa simbahan ng ano, may bayad na naman yan. Puro regular yan, saka special, di ba? Praise God. Kasi pag tumanda ka, pag namatay ka, oh, hindi ka ipapasok doon sa sementeryo nang hindi ka nagbabayad. Magbabayad ka na naman yan. Regular, saka special na naman yan. Naroon ka na sa loob ng libingan. Taon-taon, ipagbabayad ka na naman para ipagmisa ka. Hallelujah. Di ba? Kaya ano nangyari? Nakamtam niya ang kayamanan ng buong mundo. Isipin niyo kung simula noon hanggang ngayon, ilang bilyon na ang namatay. Praise God. E di pagpatak ng November 1 eh. Hallelujah. Ilang bilyon na yung binabayaran na nagbabayad na naroon na sa loob ng libingan. Hallelujah. Di ba? Nakalibing ka na nga, pinagbabayad ka pa eh. Di ba? Praise God. Hallelujah. Kaya sabi, siya'y napakayaman. Di ba? Si control sa economy of the world, no? Kontrolado na ang buong ekonomiya ng mundo, no? Kaya sabi ko nga, hawak ng Roman Catholic yan. Praise God. See, saan daw galing ang kapangyarihan niya? Sabi nga sa verse 2, di ba? The dragon gave him his power, his seat, and great authority. Ang kapangyarihan niya ay galing sa dragon. Praise God. See? Kaya sabi ko nga sa inyo, kung gusto nyo hanapin ang simbahan ni Satanas, praise God, hanapin nyo lang ang isang simbahan na ibinigay ng dragon o ni Satanas, ang kanyang kapangyarihan. Kaya siya napakalakas. Praise God. At sabi nga ng Biblia, and they worship the dragon which gave power unto the beast, and they worship the beast. Praise God. See, sabi nga, nasamba ng tao ang dragon. O nasamba ng tao si Satanas. Bakit? Dahil sumamba siya doon sa hayop na yun. Indirectly. Wala namang taong luluhod kay Satanas eh. Di ba? Luluhod ka ba kay Satanas? Eh kahit balitang ka ng buhay, hindi ka luluhod eh. Pero sabi nga, madaya si Satanas. Gumagamit siya ng simbahan. Di ba? Praise God. See? Hallelujah. At hindi naman bobo si Satanas na lalagay ni Satanas yung pangalan niya sa sa pintuan ng simbahan, di ba? Sasabihin niya, Iglesia ni Satanas, di ba? Praise God. Hindi, Satan Church. Hindi niya gagawin yun. Praise God. Pero sabi nga ng Biblia, nasamba ng tao si Satanas. Di ba? Praise God. Bakit? Sinamba nila yung hayop. Sinamba nila yun. Sino raw yung hayop na ito na lumabas sa tubig? None other than Roman Catholic Church. Okay? Praise God. See? Hallelujah. Kaya nga, pag tinatanong, Pastor Nestor, meron bang simbahan si Satanas? Meron. Kasi ibinigay niya ang kanyang kapangyarihan ng kanyang luklukan doon sa simbahan na yon, none other than the Roman Catholic Church. Praise God. See? Hindi na manghihina. Tandaan ninyo, huwag kayong mag-iisip na pabaksakin ng Roman Catholic Church. They are predestined. Praise God. Nakatalaga yan na maghahari sila. Hindi sila bansa. Wala siyang military power. Praise God. Huwag niyo sabihin na meron siyang nuclear bomb. Wala. Praise God. Pero tandaan niyo, sobra ang kapangyarihan niya. Kaya niya mag-alis ng presidente. Di ba? Kaya niya maglagay ng presidente. Kaya niya magkaroon ng revolusyon. Kaya niya magkaroon ng kapayapaan. Praise God.
Hallelujah. Dito sa atin kasi hindi mahirap ipaliwanag yan eh. Di ba? Dahil nakita natin yan eh. Hallelujah. See? Praise God. Kaya sabi, yung kapangyarihan yan, meron silang isang sistema na hindi nagbabago. Praise God. Isang sistema ng kapangyarihan na hindi nagbabago. Kaya alam natin yan, sa buong mundo, iba-iba ang tinatawag nga natin political power. Praise God. Then we have this religious power. Meron tayong political power, meron tayong religious power. Praise God. See, sa political power, pabago-bago itong sistema nila. Sometimes, sabi democratic form, communist form, praise God, military junta. Pero itong sistema nito, hindi ito nagbabago. Kaya sabi nga, sabi niya, and there are 7 kings, 5 are fallen. Hallelujah. See? And one is, and the other is not yet come, and when he cometh, he must continue a short space. And the beast, sa Biblia, pag sinabi mong beast, yan ay simbolo ng power. That was, past tense, and is not, and even he is the 8th, future tense, and is the 7th, present, and goeth into perdition. Praise God. Hahanapin mo lang yan, isang sistema sa relihiyon, isang kapangyarihan, praise God. See? Na hindi nagbabago. Kanya-kanya yan, di ba? Praise God. See, bawat relihiyon, meron silang sistema sa church. Pero itong sistemang ito, hindi ito nagbabago. Simula noon, yan lang ibig sabihin niyan, simula noon hanggang ngayon. Ano raw yung sistemang yan? Yan po yung papal system. The power of the Pope. Praise God. Kaya hindi nagbabago-bago yan. Praise God. See, kaya nga, minsan sinasabi nila, the Pope is infallible. Di ba? Hindi, sabihin na nga natin, hindi nagkakamali yung Papa sa Roma. Praise God. Hallelujah. Mga kapatid, nulit ko. See, teaching nila yan, okay? Sinasabi ko lang sa inyo, ang problema lang kasi, hindi natin alam. Dahil hindi tayo aware, sa atin baliwala. Diba? Katulad dyan, this is a Catholic country. This is not a Christian country. We are the only Catholic country in Asia. Kaya sabi ko, huwag kayong mag-alala. Hindi babaksak ang Pilipinas. Kasi laging nasa likuran natin itong Roman Catholic. Tayo lang kasi ang Roman Catholic country sa buong Asia. Ang nakapaligid sa atin, it's either Buddhist, Hindu, Muslim. Tayo lang ang kaisa-isa. Kaya sabi, we are the most precious in her eyes. Sa mata ng Roman Catholic Church. Hindi tayo pababayaan dyan. Umuwalan sila ng foothold dito sa Asia. Praise God. Hallelujah. Kaya nga sabi, yung sistemang yan, di ba? Sabi ko nga nandiyan dyan na yan hindi lang natin alam Di ba? Pag sinasabi ko sa inyo, minsan mahirap paniwalaan sabi, tinuturo ba nila yan? Tinuturo nila yan, katulad nga sa atin, di ba? Hallelujah, nung maliit pa ako, sabi nga, huwag mong babasahin yung Biblia. Yung aklat na itim, masisira ang ulo mo. Bawal. Nung una, akala ko lang sabi-sabi. Hindi pala yan sabi-sabi. Doctrine na yan ng Roman Catholic Church. See? Kaya ang mga Romano Katoliko, hindi po kami tinuruan. Nung ito na lang yan nung hindi na kayang pigilin na ang mga tao ay magbasa ng Biblia, pinahintulutan na nila yan. Di ba? Noon, bawal pa nga yung magbabasa ka ng Bible na hindi, it's either yung may imprimatur, may pirma ni Cardinal, nung buhay pa si Cardinal Sin. Ngayon, ewan ko sino Cardinal ngayon. Praise God. See, hindi mo pwedeng magbasa ng ibang Biblia. Kaya ang hawak-hawak ko noon, nangangaral ako, nag-evangelize ako, yung
Roman Catholic na Bible. Sabi ko, isa yan. Ang problema lang sa mga sa atin, hindi lang tayo nagbabasa. Oh? Kaya nga sabi ko, sige, kunin nyo yung Biblia nyo. Mag-aral tayo. Alam nyo ba yung sampung utos? Oh? Naniniwala ba kayo sampung utos? Sabi sa akin, opo, anong unang utos? Huwag kang makiapid. Yan lang. Yan lang alam. Pagdating sa Katoliko, yan lang alam nilang ano eh. No? Thou shall not commit adultery. Hindi alam ko ano. Kung ano yung unang utos. Hindi alam ko ano yung ikalawang utos. Pero naniniwala tayo sa Ten Commandments. Di ba? Bakit? Kasi hindi talaga tayo tinuruan. No? Praise God. Bawal yan. Doktrina yan. Bawal talaga. Pag binuksan mo ang Biblia mo, masisiraan ka ng ulo. Praise God. That same power, simula noon hanggang ngayon, praise God, hindi nagbabago yan. Kaya sabi nga ganito, there are seven kings. Five are fallen. Praise God. There are seven kings. Pitong hari. Yung lima, wala na. Yung ika-anim, siya na. And the other is not yet come. Yung ikapito, darating pa lang. And when he cometh, he must continue a short space. Pag dumating ikapito, saglit lang siya. Praise God. De sabi nga sa verse 11, the beast, yung kapangyarihan yan, yan yung past tense. Isa siya sa lima. Siya yung lima na bumagsak and is not, even he is the eight. Future tense and is of the seven present and goeth into perdition. Praise God. Hallelujah. Kaya nga meron tayong sistema. Anong sistema yan? Yung papal system. Di ba? Siya yung una, siya rin yung ikalawa, ikatlo, siya rin yung ikaapat, siya rin yung ikalima. Di ba? Praise God. At wala na siya yung ika-anim na mamayagpag. At pagkatapos niya, lilitaw rin yung ikapito, saglit lang siya, at siya rin yung ikawalo. Praise God. And eight, in the Bible numerics, praise God, ang ibig sabihin ng eight ay eternal. Paikot-ikot na lang yan, parang sing-sing, di ba? Praise God. Kaya nga sabi, pag kinasal ka, pakikita mo yung sing-sing mo, di ba? Praise God. Hallelujah, yan lang yung token, no? Lahat yung mga regalo, lahat ng celebration, matatapos yan. Pero yung sing-sing, kaya nga sabi, till death do us part. Hanggang mamatay yan, no? Praise God. Hallelujah. See? So yan yung sistema na paikot-ikot lang, no? Hallelujah. Kaya yung ikalawang hayop na lumabas sa lupa, nakita na natin, no? Praise God. See, nagsimula siya na kordero, pero natapos siyang dragon. Di ba? Kaya praise God. Hallelujah. Ano raw yan? No? Praise God. See? May dalawa siyang sungay na parang kuldero at nung nagsalita na siya, nagtinig dragon na siya. Kaya nga sabi, yan po yung bansang Amerika. Nagsimula siyang kordero. Praise God. See? Hallelujah. Ipinanganak siyang kordero. Remember, sabi nga ganon, hallelujah, America was established at Plymouth Rock for one purpose, freedom of religion. Di ba? Hallelujah, kaya ang history ng America, yan ay mga Puritans na tumakbo sila sa mga sa religious persecution. Napunta sila sa bansang Amerika ngayon. From Europe, tumawid sila ng dagat, napunta yan sa Amerika ngayon. Kaya ang ipinaglaban, ang number one na ipinaglaban ng Amerika ay freedom of religion, freedom of speech, freedom to right to assembly. Praise God. Hallelujah. Kaya yan ang pinakapuso ng democracy. Democracy is to protect Christianity. Praise God. Alam nyo, kung walang democracy, patay na ang mga Kristiyano. Kasi lahat ng relihiyon pumapatay. Di ba? Umpisaan nyo, sabi na, Pastor, ibig mo sabihin Muslim? Hindi. Ang pinakamaraming pumatay, ang maraming nakapatay,
Roman Catholic Church, Muslim, Buddhist, di ba? Hindu. Hallelujah. Iba-iba lang ang way ng pagpatay nila. Ang Muslim, pupugutan kang buhay. Di ba? Ang Katoliko, babalatan kang buhay. Praise God. Hallelujah. Kala na kasi ng iba, malupit ang Muslim eh. Mga kapatid, malupit din ang Roman Catholic Church. No? Praise God. Kasi, babalatan kang buhay, hahatiin ka, no? Praise God. Kaya sabi nga, papasok na naman tong Christmas tree, di ba? Pumapasok na naman tayo sa Christmas eh. Oh, may mga, oh, yung Christmas tree, bakit may ilaw yan? Di ba? Bakit may ilaw yung Christmas tree? Di ba? Kasi sabi ng mga Kristiyano, sabi ng turungan ng Panginoong Jesus, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Oh? Kaya nung pag nakakahuli sila ng Kristiyano, anong ginagawa nila? Sinasawsaw yan sa alkitran o sa, praise God. See? Sa langis. Pag Kristiyano ka, tapos itatali ka sa puno. Pagkatapos meron silang tournament doon sa Coliseum. Di ba? Yung mga gladiator. Yung mga malalaking katawan, di ba? Yung mga leon. Tapos nandoon yung mga Kristiyano, ipakakain sa leon. Praise God. Kasi pakakawalan yung mga leon na gutom. Kasi minsan pag nauli yung mga babae, yung mga Kristiyanong babae, na buntis, itatali ka sa tulos. Tapos yung asawa mong lalaki naroon sa kabila, nakatali rin. Kasi sa hirap ng babae, mapapaanak. Praise God. Kasi pag nanganak yan, pakakawala naman yung asong gutom. Kakainin yung batang nalaglag. Ganyang kalupit yan. Praise God. Sasabihin nyo, Brother Nestor, hindi totoo yan. Basahin nyo ang history. Sabi ko nga, sa biyaya ng Panginoon, nakapunta rin ako ng Europe, nakita ko yung mga bagay na yan. Yung hindi ko lang maintindihan. Kahit na nakikita na nila yung ebidensya, sabi ko nga sa mga kapatiran doon, ano ba itong mga taga-Europe na to? Bulag ba sila? See? Lahat ng instrumentong ginamit ng mga Katoliko para pahirapan ng Kristiyano, nando doon. Meron silang isang palasyo, isang castle. Isang kastilyo. Praise God. Doon nakatira yung duke. Praise God. Ginawa nila yung torturan ng mga Kristiyano. Makikita mo yung mga ginamit nilang instrumento. Sabi ko, ano ba tong mga taong ito? Bulag ba? Ayaw nyo bang maniwala? Nandiyan dyan na yung mga ebidensya. See? Praise God. Hinahati nila yung katawan ng mga Kristiyano. Akala nyo ba? Kaya nga sabi ko, mas maigi pa itong mga teroristang ito. Ginigilitan lang. Praise God. Nung unang panahon, ang ginagawa nila, pag Kristiyano ka, itatali yung kamay mo, nakaganyan ka, yung paa mo, paihila sa kabayo. Hanggang mabigtas yung kamay mo. Ewa, paano kung yung isang kabayo, ilan pa? Praise God. Ayaw maputol-putol yung kamay mo. Hallelujah. Ganyan kalupit yun. See? Kaya yung mga Puritans na yan, sa panahon ni Luther, nagsimula silang lumaban. Yung iba tumakbo o napunta sa Amerika. Kaya ipinaglaban nila yan. Kaya nga sabi ko nga, praise God. Hallelujah. See, gusto ko lang makita yung amendment. Diba kaya nga sabi yung amendment na yan, hallelujah. Yan yung laman ng constitution nila. Ito yung unang-una. Prohibiting, sabi nga ganito,
establishment of religion, no, the law respecting the establishment of religion, prohibiting free exercise there. Make no law respecting establishment of religion, prohibiting the free exercise thereof, or abridging the freedom of speech or of press, or right of people peaceably to assemble and to petition the government for a redress of grievances. No? Yan yung pinakalaman ng unang konstitusyon nila. Oh? Protektado ang relihiyon. Praise God. Say, freedom of religion, freedom of speech, freedom to right assemble. No? Praise God. Freedom to air their grievances to the government. Kasi nung panahon na hindi ka pwede magreklamo sa gobyerno. Pag Kristiyano ka, tago ka lang ng tago. Pag nahuli ka, patay ka. Lahat ng reliyon, mga kapatid, makinig kayong maigi. Lahat ng reliyon pumapatay. Maliban lang sa Kristiyano. See? Ang Kristiyano, pag sinampal mo sa kanan, ibibigay pa yung kaliwa. Praise God! Umpisa niyo sa Muslim. Nakita naman ninyo ngayon yan eh. Di ba? Praise God! See, we are religion of peace. Totoo yun. Religion of peace yan hanggat mapayapa. Pero sa panahon, pwede na silang pumatay, papatay yan. Sabi niya, Pastor, yung mga Buddhist, mababait yan. Hindi niyo alam ang Buddhist. Susunugin kayong buhay niyan. Praise God. Para makawala, makalaya yung kaluluwa nyo. Kasi naniniwala sila sa incarnation. Diba? Praise God. Para ka lumaya, hallelujah, susunugin kang buhay. Hindi ka papatayin ng, hindi ka kakatayin, ihahagis ka sa apoy. Kaya nakikita yung nangyayari yan sa Rohingya, diba? Sa Burma, sinusunog nila lahat yun, buong village. Praise God. Sinusunog nila yung village ng mga Muslim. Praise God. See, yung mga Hindu, ganun din. Nakita nyo ba nangyari sa Orissa, sa India, kung ano ginawa nila sa mga Kristiyano. Kawawa yung mga Kristiyano. Just recently, I think few years, 2 or 3 years ago. Praise God. May mga kapatiran din tayo na nawala ng bahay. Sinusunog din nila ng mga Hindu. Halos magkapareho ng doktrina yan. Praise God. See? Kaya nga nung panahon yan doon sa Bali, sa Indonesia, isang isla yon na Hindu. Nagpasabog yung mga Muslim doon. Sabi nga ng mga Hindu roon, meron din silang militant. Yung kung tawagin nila temple police. Sabi ko, ano naman yung mga temple police na yan? Yan yung mga killer nila. They are licensed to kill. Sinasabi lang sa akin ng mga kapatid, no? Praise God. Siyempre, pag tinanong mo sila, sasabihin ng sa temple nila, hindi totoo yan. Praise God. But they are allowed. Praise God. Hallelujah. Kaya sabi ko nga, lahat ng religion pumapatay. Maliban lang sa Kristiyano. And democracy protected Christianity. Yan ang purpose ng democracy. Para maprotektahan tayo, para makasambat tayo ng tama, di ba, sa ating Diyos. Si Brother Nestor makapagsalita ng ganito, di ba? Praise God ng malaya, hallelujah. See, then tayo naman makapagtipon-tipon tayo in a peaceful assembly. Hallelujah. Praise God, hallelujah. No? Kaya, sabi nga, yan yung hayop na lumabas sa lupa, di ba? He is a power to reckon, no? Praise God. Siya yung isang kapangyarihan na dapat nating i-acknowledge, no? Praise God. Ang Roman Catholic Church, lalakas lang ng lalakas yan, whether you like it or not. Praise God. See? Hallelujah. Siya yung hayop na lumabas sa tubig. Praise God. Hallelujah. So, natalakay na natin ito. Nire-review ko lang, no? Mas maigi naman na nare-review natin ng konti, no? Praise God. See? So, dalawang hayop yan, no? Na isa lumabas sa lupa, then yung isa lumabas sa, sabi nga, the first beast coming out of the sea, di ba? Praise God.
Nakita yan, no? And I stood upon the son of the sea and saw a beast rise up out of the sea, having seven heads and ten horns. So nakita na natin, na pag-aralan natin, Revelation 13, verse 1 to 10. Yan daw yung hayop na lumabas sa tubig. Anong ibig sabihin ng tubig? Yan daw mga tao. Yung kapangyarihan niyan, hindi yan nasa lupa, kundi nasa tubig. Nasa lahat ng tao. Basta may tao, meron siyang puwersa. Kahit anong bansa ka. Praise God. See? Hallelujah. Sino raw yan? Napag-aralan natin, sino raw yan? That is the Roman Catholic Church. So whether we like it or not, tandaan yan, lagi ko sinasabi, sa ayot sa gusto natin, huwag kayong mag-aambisyon na baguhin ang Roman Catholic Church. Huwag kayong mag-aambisyon na patumbahin sila. Hindi yan matutumba. Lalakas lang ng lalakas yan. Praise God. See? Hallelujah. Makokontrol niya ang lahat. Makokontrol niya ang politics, makokontrol niya ang religion, makokontrol niya ang ekonomiya. Tatlong bagay lang dapat mong kontrolin sa mundong ito, kontrolado mo na yung mundo. Praise God. See? Hallelujah. Then nakita natin yung hayop na lumabas sa lupa, and I beheld another beast coming up out of the earth. Diba? So nakita natin yun na isang bansa. At nakita natin yan po ang Amerika. The United States of America. Praise God. See? Hallelujah. Dalawang hayop yan na magsasanib. Naintindihan nyo ako? Dalawang hayop yan na magsasanib. Praise God. Magtutulong-tulong yan. Praise God. Hallelujah. Diba? Sabi nga ganito, verse 14. Sabi nga ganito, and deceived them that dwell on the earth, and by means of those miracles which had power to do in the sight of the beast, saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast. No? So merong hayop na lilitaw na naman pag nagsama itong dalawang ito. Pag nagsama na ang Roman Catholic Church, which is spiritual power or religious power, and then this United States of America, pag nagsanib yung dalawang yan, they will force everybody. Praise God. Sabi nga ganun, no? That they should make an image of the beast. Praise God. Pipilitin niya ang lahat. Ano raw itong image of the beast na to? Hallelujah. Sabi nga rito sa mensahe, exposition of the church ages, the false church groups will come together in a world council of churches. This world council of churches is the image erected to the beast. No? Praise God. Hallelujah. So, pag nagsama na itong dalawang kapangyarihan ito, ang Romanism, asaka itong USA, magsasanib yan. Hallelujah. Kapag nagsanib na yung dalawang yan, pipiliti nila ang lahat. Tandaan yan, no? Pipiliti nila ang lahat na sumali sa World Council of Churches. Lahat ng religion. Praise God. See? Pag hindi tayo sumali dyan sa panahon na yan, papatayin tayo. Praise God. Hallelujah. Kaya nga sabi, this is a false union. Praise God. Hallelujah. Praise God. See? Sabi nga ganito. Furthermore, the elect will not only be kept, but at this move becomes, and as this move becomes the image erected to the beast, the saints will be gone in the rapture. Diba? Masarap pakinggan yan eh. Bago mamayagpag itong image of the beast na to, wala na raw tayo. And this little delightful winsome movement that started out in fellowship at Ephesus will become the monster of Satan that defiles and deceives the whole world. For the church system of the Roman Catholic
and Protestant is coming together will control the whole world of the world system and force the whole earth into its religious trap. Praise God. See? Yung sistema raw ng Roman Catholic Church at saka ng Protestant, sistema nila, dalawang sistema ng iglesia, magsasanib yan. Huh? Praise God. Makokontrol nila ang kayamanan ng mundo. Paano yung mangyayari ito? Praise God. Hallelujah. Matatrap ang mga tao. Hallelujah. Huh? See? Praise God. Sabi nga, will control the whole world, the world system, and force the whole earth into its religious trap, or will kill them by refusing them the privilege of buying and selling whereby they will make a living. Huh? Papatayin ka sa hirap. Praise God. Hallelujah. Hindi ka makakabili. Hindi ka makapagbebenta. Paano ka mabubuhay sa panahon na yan? Huh? Sasabi mo, Pastor! Huh? Ito yung napapakinggan ko eh. Di ba sa mga denomination, mamumundok na lang kami. Doon lang kami titira sa probinsya, sa bundok. Pakinggan nyo to. Sa panahon na yan, di ba? Natatalakay na natin yan. Sa panahon na yan, hindi uulan ng tatlong taon at kalahati. See? Paano mangyari yan? Hindi ko alam. Pero minsan na nangyari yan. Di ba? Kailan nangyari yan? Sa panahon ni Elijah. Hindi umulan ng tatlong taon. Ano nangyari? Nung hindi umulan. Di ba? Eh di natuyo lahat ng ilog. Namatay lahat ng mga pananim. Pag namatay yung mga pananim, natuyo yung ilog, ano mangyayari? Patay ang hayop. Di ba? Sa katitira. Sa Bisaya, sa Sierra Madre, patay lahat yan. Praise God. Kaya dito pa lang sa Antipolo, pag nag-summer na eh, halos wala ka nang makuwang tubig sa poso. Tatlong taon at kalahati, hindi uulan. Mga kapatid, praise God. Kaya sa panahon na yan, when there is chaos, they can control the world. Kailangan magkaroon ng chaos para makontrol nila ang sanlibutan. Diba? Praise God. Hallelujah. See? Kaya tandaan yan, praise God. Oh, makokontrol nila yan. Oh, makokontrol nila kayamanan ng mundo. Pag nakontrol nila ang kayamanan ng mundo, makokontrol na kayo. Oh, praise God. See? Sabi nga, hallelujah. Diba? Magsasanib yung dalawang yan, makokontrol nila yung kayamanan ng mundo, hindi ka makakabenta, hindi ka makakabili, and they will deprive you. Huh? Praise God. See? Kasi madaling isipin yan eh. Kaya ako hindi ako magbenta, kaya ako hindi ako bumili. Totoo yan, kung meron kang, kung pwede kang magtanim. Nasundan niyo ako. Ang gusto ko sabihin sa inyo mga kapatid, sa panahon na yan, praise God, everything will be scarce, no? Praise God. Depende lahat. Praise God. Doon sa meron. Huh? Praise God. Isipin nyo. Hallelujah. So makita nyo, depende lahat yan. Huh? Depende na lang yan. Praise God. Kung sino merong pagkain. Sa panahon na yan, kahit may pera ka. Huh? Hallelujah. Kung paano nila irarasyon yung tubig, paano nila irarasyon. Dito lang sa atin, di ba? Praise God. Pag wala tayong tubig sa, praise God, anong ginagawa? Nagpapadala ang gobyerno ng truck ng tubig. See? Sa panahon na to mga kapatid, kokontrolin ng lahat ng bagay. Dahil isipin nyo, tatlong taon at kalahati na hindi uulan. Yan ang sabi ng Biblia. Hallelujah. Ang mga tao, bukod doon, praise God. Ang mga tao tutubuan ng bukol. Buong mundo yan. Hallelujah. Oh, sabi nila, mayroong mga climatic changes.
Hallelujah. Mga kapatid, something is happening. Hindi natin alam kung ano ito. Oh? But I believe, Panginoon, sabi nga, bago ito maganap, magkakaroon ng rapture. Oh? Sabi, magsasama itong dalawa. Paano magagawin niya? This will be accomplished simply for the harlot's daughter are all but gone back to her. Lahat ito ng denominational churches, babalik yan sa nanay nila. Sino daw ang nanay? Ang Roman Catholic Church. Diba? In the meantime, praise God. So, tingnan nyo itong sistemang ito. Kaya nga sabi ko, sistema ito eh, na unti-unti tayong ididikit dyan eh. No, kinakailangan lang makita ninyo, no? This book of Revelation, sinasabi sa atin ng mga nangyayari. Oh, para pag nangyayari ito, mga kapatid, nakikita niyong nagaganap ito sa paligid, oh, maging aware kayo. Oh, sabi niya, paano gagawin niya? Tatawagin niya lahat itong denominational churches, no? Para buuin itong tinatawag nga nating image of the beast. Paano niya gagawin ito? In the meantime, Rome has acquired nearly all the supplies of the gold. Ang gagawin lang, tandaan nyo ng Roman Catholic Church, bibilihin niya ang lahat ng ginto sa buong mundo. Praise God! Kaya sabi nga ng Biblia, oh, sabi nga ng Mensahe, oh, Rome has acquired nearly all. Hallelujah! Kaya bawat gera, mga kapatid, oh, ang kinukuha agad ng mga nung mga nananakop yung ginto. Hallelujah. Kaya sabi ko nga eh, isipin nyo, pagkatapos ang gera-gera eh, maunlad pa rin ng Japan. Di ba? Haka ko lang ito. Di ba? Sa kaya nila, kinuha yung puna nila. Di ba? Praise God. Kaya dito, naghahanap ng puna, ang daming, oh. Ito lang, sabi ko nga, ito lang nga ang reliyon na mahilig ang mga pastor, maghukay ng ginto eh. Brother William, ano? Pambira ako, hindi pa ata talagang nahuhukay yung totoong ginto. Mga pastor na naghukay ng ginto. Pag may nagsasabi nga sa akin, again, pastor, ganito, ganito. Ako, ano ba naman kayo? Oh, kulang na lang, ilibing kayo din sa pag-inuhukay nyo, mga, oh. Praise God. Kaya pag nakarinig kayo mga pastor dito sa mensahe, nag-ukay ng ginto, praise God, ibaunan ninyo. Sama na ninyo sa hukay yung pastor na yun. It's a reproach. Oh? Praise God. Hindi ka ba naniniwala dyan, Brother Nestor? Naniniwala ako dyan. Pero hindi para sa atin yan. Naintindihan nyo ako? Praise God. Naniniwala ako. There is a, may treasure talaga. Oh, praise God. Pero kung sasabihin nyo ako maghuhukay ng ginto, hallelujah. Hindi na, di ba? Hallelujah. Hindi bali ako mamatay na wala akong ginto. Kasi sigurado naman ako eh, yung lalakarang kong ginto. Hallelujah. Inuhukay pa nila, ilalakaran lang. So, kaya huwag nyo intindihin yun, di ba? Praise God. Sabi, lahat itong denominational churches babalik sa kanya. In the meantime, Rome has acquired nearly all the supplies of the gold. The Jews have the bonds and all the paper. At the right time, tingnan nyo to, hawak ng Jews ang lahat ng negosyo. Okay? Hawak niya lahat ng negosyo. Kaya nga ang Wall Street, oh, ang malalaking negosyo, ang may-ari ng malalaking negosyo, ang namumuhunan dyan, mga Hudyo. Oh? Sabi nga, bakit mga Hudyo? Kasi mga Hudyo, tuso yan eh. Diba? Kaya nga sabi ng message eh, huwag kayong makipagsosyo sa Hudyo, kakainin kayong buhay niyan. Tuso yan. Oh, kasi ganyan ang ugali ni Jacob. Di ba? Ano ugali ni Jacob? Patibyanan niya, dinadaya niya. Oh, madaya ang mga Hudyo. Oh, wala tayong magawa, kaya nga ang pangalan niya ay Jacob. Ang ibig sabihin ng Jacob, mandaraya. Oh, praise God. Yan ang ugali nila, kakainin kang buhay niyan, kaya ganyan sila kaunlad. Diba? Praise God. Oh, kaya lahat ng malalaking negosyo, hawak yan ng Hudyo.
Ngayon, hawak naman ng lahat naman ng ginto, binili naman ng mga Katoliko. Sabi, paano nila ginawa yan? Kasi wala pang batas doon, Katoliko na sila. Praise God. Bawat sa kupi nila, kinukuha nila yung ginto. Praise God. Matandang, yan ang pinakamatandang iglesia. At the right time, the harlot will destroy the present day money system by calling all the paper and demanding gold. With no gold, the system falls. The Jews will be trapped and come into the alliance and the harlot church will take over the whole world. Sabi, paanong gagawin yan? Sabi nga ng message, panoorin nyo to, no? Paano niya gagawin na mapipilitan ang mga tao na lahat ng reliyon magsama-sama? Diba? Then, paano niya makokontrol ang lahat ng politics sa mundo? Kasi kung kontrolado mo lang ang lahat ng simbahan, walang halaga rin yan eh. Diba? Kailangan kontrolado mo rin ang buong mundo. Kailangan makontrol mo, praise God, yung pinakamakapangyarihan ngayon. Sino? Ang Amerika. Diba? Praise God. Hallelujah. Sabi nga nun, sa tamang panahon, tandaan nyo, sisirain niya, sa tamang panahon, sisirain niya ang sistema ng pera, pananalapi. Paano niya ito sisirain? Sabi niya, hihingiin niya. Hihingiin niya yung, praise God, yung pera niya. Lahat ng negosyo, hawak niya. Nasundan niyo ako. Hallelujah. See, lahat ng negosyo, merong porsyento ang Roman Catholic Church. Darating ang panahon na kukunin niya lang, ayaw ko na ng negosyo, ibalik mo yung puhunan ko. Praise God. See? Ngayon sabi niya, walang maibibigay, walang maibibigay, hindi maibabalik yung pera niya. Bakit? Kasi walang ginto, kulang ang ginto sa mundo. Hallelujah. See? Pagkulang na ganun, no? Praise God. See? Kaya ganun lang yan eh. Sabi, kasosyo dan, tandaan nyo, hindi niya kailangan maging majority. Ang kailangan niya lang 40%, 49% ng isang negosyo. Makikipagsosyo siya sa Hudyo. Praise God. See? Hallelujah. Hihingi niya lang yon yung 40%. Isang kukuha ang Hudyo ng ginto. Mauubos yung ginto sa buong mundo. Praise God. Kinukuha niya ng kinukuha yun. Hallelujah. Kaya sa amin ganun, no? Praise God. Nasaan ang pinakamalaking negosyo sa buong mundo? Nasa Amerika. Ang Wall Street, nasa Amerika. The biggest economy, Amerika. Ikalawa ngayon, China. Diba? Pero ang bituka ng China, nakadikit sa bituka ng Amerika. Praise God. Pero ano nangyayari sa Amerika? And now I'm saying this, it's going to be a personal testimony to the glory of God. That it might be that you would understand in the coming nights of what I want to say, if the Lord willing, you'll understand. Like I was trying to say last night, the world coming to a place, it's falling apart politically, socially, economically. Imagine, 1963 pa to. 1963. Sinasabi na ng prophet. May naniniwala ba 1963 ng Amerika? Sabi nga ganun. You say economics, more money? Yes, but where it is coming from? We are borrowed on taxes that will pay 40 years from today. She is broke. She is bankrupt. Nation, not this nation, but all of them, and there is no way ever getting it back. Praise God. See? Hallelujah. Sabi niya, praise God. Tandaan niyo to, no? Makokontrol niya ang buong mundo. Lahat ng pera niya, lahat ng pera ng mundo, hawak-hawak ito ng Roman Catholic Church. Halos lahat ng negosyo, meron siya.
Di ba? Binasa na natin, Revelation 18. Halos lahat ng negosyo, name it, simula sa kahoy hanggang sa amoy. Di ba? Lahat ng pabango. Praise God. Meron siyang, meron siyang pera ron. Hanggang saan? Hanggang sa slaves. Hanggang sa kaluluwa ng tao. Praise God. Kaya hindi siya matuyuan. Halos lahat ng pera nasa kanya. Di ba? Halos lahat ng negosyo, meron siyang bahagi. Praise God. Lahat ng negosyo sa Amerika, meron siya. Lahat ng negosyo. Naintindihan niyo ako. Praise God. See? Isang araw, ihingi niya yan. Ano nangyayari sa Amerika ngayon? Ang Amerika nabubuhay lang sa utang. Mas malaki kasi ang ginugugol ng gobyerno kaysa sa pumapasok na taxes sa kanya. Praise God. See, paano nangyayari? Kasi may mga project ang gobyerno. Katulad dito sa bansa natin. Gagawa tayo ng tulay. Di ba? Sabi mo, ang halaga ng tulay 1,000,000. Eh, ang tax na nakukuha lang natin 10,000. Praise God. O, dito na lang tayo, di ba? Praise God. Sa church natin. Hallelujah. So, meron tayong renta. Let's say, ang renta natin, 50,000. Ang offering natin, 10,000. Saan ka kukuha ng kulang? Mangungutang ka ng mangungutang. Di ba? Praise God. See, para mabayaran mo yun. Ganun ang gobyerno. Meron siyang project. Kung 1,000,000 yung project niya, ang nakukuha niya lang, 10,000. Ngayon, anong gagawin niya? Uutang siya. Para para maitayo niya yan. Hallelujah. Para maitayo niya yan. Praise God. See? Hallelujah. Sa ganda kasi ng record ng Amerika, utang lang siya ng utang. Hallelujah. Kasi malakas yung negosyo niya. Ang problema, biglang humina. Yeah, biglang humina ito. Praise God. So, yung iniisip niyang kaya niyang bayaran, hindi niya na kayang bayaran. Kaya yung interest lang, lumalaki ng lumalaki. Yun ang naging problema. Praise God. Kaya sabi nga ng prophet, ano ba Brother Nestor yung mga project ng Amerika? Ang project niya, fighter plane, di ba? Praise God. See? Missiles, di ba? Praise God. Eh, isang missile, si magkano? Minsan, $10,000,000. Yung isang fighter plane nila, $1,000,000,000. Eh, babaksak lang. Pagbaksak nun, ubus na. Patay na. Hallelujah. Eh, hindi naman tumutubo yun eh. Hindi naman pagsakay ng piloto, di ba? Pag sumakay yung piloto, paglipad nun, may bayad eh. Wala. Habang lumilipad yun, nagdi-depreciate. Wala ka ng tubo, wala, praise God, nalulugi ka pa. Ay, ang dami yan. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Kaya lumulubog ng lumulubog ang Amerika dahil sa ganon. Di ba? Kaya ang China, marami siyang pera. Bili siya ng bili. Gawa siya ng gawa ng mga fighter plane, gawa siya ng mga barko, barko de guerra. Tayo, ano tayo? Bangka. Di ba? Hallelujah. Wala tayong pera, kaya bangka lang sa atin. Hallelujah. Yun lang kaya natin bilhin. Praise God. Kasi marami silang pera, kaya doon nila binubuhos yan. Hallelujah. Kasi ganyan nangyari sa Amerika. Umover yung development niya, konti yung taxes niya, no? Praise God. See? Ngayon, lubog na siya, di ba? Alam natin yan. Lumubog na siya. Praise God. Hindi makaon-ahon yan. Praise God. Sabi nga ganito, hallelujah, sabi nga ganito, no? We borrow on taxes that will be paid 40 years from today. She is broke, no? Sa dami ng project, okay? Praise God. So, nangutang siya ng nangutang. She's bankrupt. Nation. Not this nation, but all of them. And there is no way ever getting it back. And it is a trap set exactly to swing this nation into something. Yan ay trap.
And all of you are wise on that. Well, who has got the wealth of the world? Who holds it? Someone says Rome. Sure it does. Rome holds it. And what whenever we do, when we get broke, instead of these big merchants, tobacco, whiskey, and so forth, like, have to get the money. What will have to do? See? Praise God. E paano sabi niya itong mga negosyanteng ito na nagninegosyo? Pag hiningi na nila yung pera nila. Oh, sino itong mga negosyanteng ito? Mga, oh, mga mangangalakal ng tabako, alak. Oh, ano itong tobacco nito? Marijuana ito eh. Drugs ito eh. Oh? Praise God. Ano niyo yung mga drug cartel sa Mexico? Di ba? Sa South America. Diyan sila nabubuhay eh. Oh? Yung gera sa Afghanistan, ano yan? Gera yan ng ano eh. Drug war yan eh. Bakit interesado ang Amerika doon, di ba? Praise God. Eh yan ang supplier ng buong heroin eh. Sa buong mundo. Kaya lahat ng tao sa Afghanistan, addict. Buti, hindi naging presidente rin siya. Ubus yung tao doon. Walang kabuhayan doon. Kaya lahat ng tao doon, addict. Praise God. Hallelujah. Sa Afghanistan. Oh. Eh sabi nga ganito, no? Pag hiningi na niyan, have to get the money. And what will have to do? Either change the currency or borrow the money. And when they do, it's the birthright sold right back. Exactly. Just as perfect and just what the scripture says about it. Oh. Ngayon, pag hiningi na nitong mga mangangalakal yung pera nila sa Amerika, di ba? Katulad ng China. Gaano karaming pera ang hawak ng China? 3 trilyon. 3 trilyong dolyar. Praise God. Hindi naman yung mga negosyante, mga kapatid, hindi naman may bit-bit dyan ng barko-barkong. Alam nyo ba, pag sinabi nga natin 1 bilyong dolyar, ilang maleta yan? Eh, ang dami niyan. See? Hindi naman yun ang dadalhin sa China eh, kundi ano lang yun eh. Papel-papel lang. So, hawak-hawak ron China, yung papel. Ang nakasulat, $3 trillion. Hallelujah. Ngayon, pag hiningi na sa Amerika, sabi ng Amerika, wala akong pera. Ngayon, ang gagawin ng Amerika, sabi nga ng prophet, oh, just watch, matatrap siya eh. It's either they change the money or demonetize it. Di ba? Palitan mo yung pera mo, praise God. O manghiram ka. See? Praise God. See? Ngayon, sabi niya, hindi niya papalitan. Bakit? Hindi papayag ito eh. Hindi papayag ang buong mundo. Lahat ng pera sa buong mundo nasa dollar. Hallelujah. See? I mean, now, before they could do this, God, the world had to unite. Huh? Praise God. See? So, tandaan nyo, bago mag-unite itong mga bansa, tandaan nyo, the world had to unite. Titus, his great Roman general, had to unite his armies together and come around after these Jews had rejected the God-given sign of the time to them. That's the time that Titus united his armies together and come to take the city. First, there had to be a uniting of God's people, so-called, against the word of God, before that the nation could unite itself against God's people. Oh, so, tingnan nyo. Ito yung mga bagay na mangyayari. Babaksak itong money system. Paano ito babaksak? Ang dolyar. Pababaksakin ang dolyar na yan. Paano mangyayari yan? Kasi itong mga, may mga negosyanteng hihingiin ito. Hihingiin na nila, ipapalit nila. Praise God. See? Hallelujah. Pag nangyari na yan, sabi nga magsasama na itong Roman Catholic Church. Praise God. Kasi tandaan nyo, isang reliyon lang ang hindi sumasali sa lahat ng reliyon, ang Judaismo. Praise God. Ngayon, paano siya sasali?
Hallelujah! Matatrap siya. Kaya nga sabi ng prophet, matatrap siya. Kasi halos lahat ng negosyo, hawak ng hundyo. Pero pag hiningi na yung pera, wala silang maibigay na pera. Kasi hawak na ng Roman ng ginto. No? Hallelujah! Praise God! See? May ginagawa ang Romanism. Tandaan ninyo, anong ginagawa niya? Gusto niyang pagkaisahin ito lahat ng mga relihiyon. Sabi nga ng prophet, gusto naman ng lahat ng bansa na magkaisa. Pero hindi mangyayari yan hanggat hindi muna mag-unite itong buong mundo, itong buong relihiyong ito. Huh? Mag-unite itong buong relihiyong ito. Mga kapatid, praise God, pag namayagpag na itong mensahe, nasundan niyo ako. Praise God. See, whether you like it or not, aangat na aangat itong mensaheng ito. Praise God. Mga kapatid, hallelujah. Kasi ako nagtataka ako eh. Kahit saan ako pumunta ngayon, kahit saan bansa, we are so much welcome na welcome tayo. No? Praise God. See, ganyan din yan, di ba? Nung lumitaw ang Panginoong Jesus, welcome na welcome siya. No? Hanggang bandang huli, nayanig itong religious world eh. Diba? Nagulat itong Sanhedrin. Nagulat itong mga, praise God. See, yung mga Pariseo, mga Saduceo, nagulat sila eh. Oh? Praise God. Sabi nila, pag hindi natin pipigilin, oh, mauubos ang mauubos yung tao natin. Oh? Praise God. Hallelujah. So, mag-unite lahat yan. No? Para i-reject nila. Sabi nga, first, there have to be a uniting of God's people, so-called, itong mga religious people, against the word of God before that the nation could unite itself against God's people. See, the unity, the uniting, uniting together. I believe that we're living in a great uniting time. I am taking these red lights down, the flash signals and everything of women, how they do, and the men, how they do, and the church, how they do. So, tatlong bagay lang, panunurin nyo, yung nagaganap sa babae, yung nagaganap sa lalaki, yung ginagawa ng iglesia. Oh, showing to this little group with all my heart that I believe. Oh, nakita nyo, mismo prophet nagsasabi, showing to this little group. Oh, makita nyo kung ano ginagawa ng mga kababaihan sa panahon natin ngayon. Oh, praise God. Sabi ko nga, hallelujah. Nung nag-start akong nangaral, 89, 90 na, on, praise God, nakilala ko mensahe, hallelujah. On, hindi natin problema ang holiness sa lalaki, laging nakatuon lang sa babae, di ba? Hallelujah. On, sabihin, sister, huwag ka magpapaputol ng buhok, sister, ayaw ng Diyos, naghihigaw ka, sister, ayaw ng Diyos na nagme-makeup ka, sister, ayaw ng Diyos yung palda mo maikli, ayaw ng Diyos magsusuot ka damit na pangbaba, panlalaki. Yeah, puro mga sister yan eh. Praise God. See? Paglipas ng 10 taon, sino mag-aakala ng babae ang mga lalaki naghikaw? Diba? Pati lalaki ngayon, sasabi, brother, huwag ka maghihikaw. Diba? Praise God. Hallelujah. Pagkatapos yung mga sister, nagpa-7. Nauso yung 7. Nag-umpisa na silang magupit na gupit ng 7, gupit lalaki, katulad ng gupit ko. Pagkatapos si lalaki naman, nag-ponytails. Dati hindi mo sinasabihan ng lalaki. Kaya sabi, ang mensahe parang again sa babae. Ngayon hindi na, pati lalaki. Brother, huwag ka magpo-ponytail, ha? Pambabae yan. Tapos nagpantalon si babae. Praise God. See? Sabi, sister, ayaw lang Diyos na nakasuot ka pang lalaki. Dahil hindi, pastor, kasi nung naroon ako, nangangaral ako sa isang factory, sabi sa akin, kasi isipin mo, aakyat ako sa makina, ibubuhos ko itong yung sa plastic. Eh kung nakapalda ako, di sisilipan ako ng sisilipan. Oh? Pag umakyat ako ng bus, eh kung biglang umiip ang hangin, masisilipan ako. Di ba? Yan ang sabi ng mga babae nun eh. Ganun ba ako? Praise God. E bandang uli yung pantalon nila eh. Di ba? Dati, lagpas sa puso yung pantalon eh. Ngayon, nalaglag ng nalaglag. Praise God. See?
Nag-aalala nga ako eh. Di ba? Kaya ako baka malaglag. Praise God. Oh, hindi mo malaman kung pantalon o. Oh. Hallelujah. See? Pagkatapos nahapit, yung lalaki naman, ganun din. Nagsimula sa hikaw, nag-ponytails, ngayon naka-jeans. Oh? Sabi ko nga, naka-fittings. Di ba? Nauso yung slim fit eh. Mga damit na slim fit. Oh? Hindi nga ako makahinga eh. Brother Tony, hindi bagay sa ating mga slim fit eh. Malaking tiyan natin. Oh, nag-umpisa sa damit, natapos sa pantalon. Oh, ngayon, pati pantalon ng lalaki. Mas masahol pa sa pantalon ng babae. Di ba? Praise God. See, fit na fit. Praise God. Hallelujah. Di ba? Noon babae lang ang sinasabihan mo sa holiness. Ngayon, pati sa lalaki, kailangan sabihan mo na brother. Huwag kang maghihikaw. Di ba? Huwag kang magpo-ponytail. Lalaki ka. Huwag kang magsusuot ng jeans na fit na fit. Hallelujah. Dati, babae lang nagpapakulay ng buhok. Ngayon, pati lalaki. Hallelujah. See? Eh, sinabi na ng message yan. No? Praise God. Showing to this little group with all my heart that I believe that we are lining in the line of God's word in the great prophetic hour just before the coming of the Lord Jesus, uniting together and getting ready. No? Praise God. See? Ngayon, sabi nga rito sa mga politics, the world is falling apart. No? And you Democrats, I'm neither Democrat nor Republican, I'm a Christian. But you, Democrats, what will let some little Ricky come around? And you could sell your birthrights for your politics and vote in something that our nation was established to get away from. Shame on you. God the Ahab and Jezebel. Di ba? Praise God. Ano yun? Same-sex marriage. Praise God. Dati. Hallelujah. Makita natin yung nangyayari ngayon. No? Praise God. Hallelujah. Para makuha lang nila yung boto. Yan ang nakakalungkot ngayon eh. Makuha lang yung boto ng tao kahit na nga hindi na maka-Diyos. Okay lang sa kanila. Di ba? Praise God. Hallelujah. Then sabi nga, praise God. See? But there rise up a Pharaoh who didn't know Joseph. The same thing today. A man has raised up and took out the White House that will not swear to his oath, will not take his oath, and he believes in freedom of religion. What's this new Pope saying? Four things that he has. One of them is to unite the Protestant and the Catholic together. And to any intellectual person, that's the thing to do. But according to the Bible, it's the wrong thing to do. Oh? Praise God. Alam nyo, sabi nga, sa kaisipan ng tao, sa normal na kaisipan ng tao, dapat talaga magsama-sama tong iglesia. Pero sa kaisipan ng Diyos, sabi nga, yan ay mali. Oh, hindi dapat magsama yan. Oh? Praise God. Hallelujah. And the Bible said that they will do that. Let's go a little farther this time. Ramses, no? Tandaan nyo, sabi nga, unti-unti itong freedom of religion sa Amerika, malulusaw ito ng malulusaw. Mga kapatid, tandaan nyo ito, inuulit ko, ang pinoprotektahan ng konstitusyon ng Amerika, ng democracy, Christianity. Pero ngayon, anong ginagawa nila? Tinapon ang Biblia palabas ng eskwelahan, di ba? Bawal na ang Bible sa loob ng eskwelahan. Ngayon, bawal ka na. May mga lugar sa Amerika, bawal ka na mag-pray habang kumakain ka. Praise God. Bawal ka na magsalita ng God bless you. Bawal na banggitin ang pangalan ng Panginoong Hesus. Anong purpose nila? Sabi niya, para wag matisod yung ibang relihiyon. Baliktad eh. Nasundan niyo ako. Inuulit ko. Bumabaliktad na. Ang Constitution ng Amerika was supposed to protect Christianity, not other religion.
Ang nangyayari nga, baliktad na. See? Praise God. Bumabaliktad. Sila, pwede sila magbasa ng kung ano ng mga libro nila. Pero ang mga Kristiyano, bawal na. Di ba? Praise God. Hallelujah. Pagpunta ka sa ibang bansa, yung lugar ng Muslim, lugar ng ganito, lugar ng ganyan, kala nyo ba malaya ang Kristyanismo? Hindi. Pero pag pumunta sila sa Amerika, gusto nila malaya sila. Praise God. Sabi nila, we have freedom of religion. Hallelujah. Yan ang problema ngayon. Hindi na maintindihan ng tao kung bakit may democracy. Hallelujah. See? So, mawawala nang mawawala yan. No? Egypt is sabi nga ganito, and the Bible said they will do that. Let's go a little further at this time. Ramses in Egypt was growing. His power is growing. The natural man. Ramses was growing. The natural man, the Antichrist, is growing now through politics. No? So, lumalakas ang lumalakas na itong Antikristong ito. No? Hallelujah. See? Now you see, before Titus united the nation, his armies together, Israel united themselves together and banded themselves that they will not believe Jesus to be the Messiah. They rejected him. Oh, praise God. So ganyan muna. Kaya sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, panoorin niyo yan. Mag-unite muna ito lahat ng relihiyon. Paano raw ito mag-unite? Oh, mag-unite yan dahil praise God. Pag nakita nyo masisira na yung money system, yung ekonomiya ng mundo, oh, praise God, mag-unite yan. Oh, kasi tandaan nyo, ang may hawak ng lahat ng negosyo ng, sa buong mundo, puro mga Hudyo yan. Ang Hudyo lang ang hindi sumasali sa World Council of Churches o sa ecumenical movement. Oh, praise God. Mapipilitan yan sumali. Tandaan nyo, kaya sabi ng prophet, they will be forced. Oh, praise God. Dahil pag hiningi na ng Romanism, yung ginto niya, yung pinuhunan niya, pag hiningi niya na, pag winidraw niya na, walang maibigay, praise God. Hallelujah. Anong gagawin ng Amerika? Sabi nga, it's either they chase their money or somebody borrow them. Oh, lend them the money. Hallelujah. See? Praise God. Hallelujah. Now, sabi nga, balik ulit tayo doon sa 10 horns, di ba? So, pinakikita ko lang muna sa inyo, praise God, kung ano tong World Council of Churches na to. O, sabi, praise God, the World Council of the Churches, ito yung image that will be erected. No? Ito yung itatayo, image of the beast. That is the image of the beast. O, praise God. Ibig sabihin, isang puwersa na naman yan na napakalakas. O, hallelujah, na kailangan maintindihan nyo. Dahil makokontrol niyan, kokontrolin ng reliyon ang politics. It's the other way around. Nasusundan niyo ako mga kapatid, huwag niyong iisipin, kokontrolin ng politics ang reliyon. O mamamayagpag itong communism. Kaya sabi, hindi. Don't worry about communism. What's Romanism? And the 10 horns which thou sowest are 10 kings which are received no kingdom as yet but receive power as kings 1 hour with the beast. These have one mind and shall give their power and strength into the beast. Oh, may military power ba ang church? Wala. Wala siyang military power. Pero meron siyang religious power. May pera siya, economic power. Praise God. Itong 10 sungay na to, praise God, meron silang military power, wala silang religious power, wala silang economic power. Oh, mayaman ba sila? Mayaman sila, pero wala silang pera. Nakarinig na ba kayo mayaman na walang pera? Di ba? Praise God. Bakit? Wala silang ginto. Marami silang negosyo, pero wala silang pera. Wala silang ginto. Ang hawak nila, puro papel. Praise God. See? Kaya nga sabing ganun ng prophet eh. Di ba? Hallelujah. Ano raw itong mga ano na to? No? Sabi ganun, itong 10 sungay na to, verse 17. For God had put in their hearts to fulfill His will and to agree and give their kingdom unto the beast
Until the words of God shall be fulfilled, and the 10 horns which thou sawest upon the beast, these shall hate the whore, and shall make her desolate and naked, and shall eat her flesh, and burn her with fire. Una, ipasasakop nila. Kanilang kapangyarihan, magkakaroon sila ng isang kaisipan. Itong 10 sungay na to. Kaya sabi, sino itong 10 sungay na to? Sabi nga nito, what's that now? These 10 horns, these 10 kingdoms, see? That's everything falling in. What these dictators are. What's the way dictators lean to? Where's it lean to? Just look. Tell me a dictator that doesn't lean towards communism. Praise God. Kaya sabi niya, tandaan nyo, I'm not saying the 10 horns are just 10 nations. No? Hindi ko sinasabi yan. Na ang 10 sungay ay 10 communist country. So remember the 10 virgins, 5 are wise, 5 are foolish. Hindi nangangahulugan 10 lang 'yon, 5-5. Naintindihan niyo, it's in symbol. Praise God. Itong 10 sungay ito, sabi nga ito'y nagsisimbolo ng communism. Praise God. Alam niyo mga kapatid, nung una kong ipinangaral ito, ang sabi ko, dahil sa hirap ng komunista, magpapasakop sila doon sa Roman Catholic. Dahil sila may pera eh. Ang problema, walang nag-isip. Tandaan nyo mga kapatid, hindi nga rin naiisip ng Amerika, praise God, ng Europe, ng isang araw itong mga komunistang ito, yayaman. Hallelujah! Walang nag-iisip ng ganyan, maski ako. Ang alam ko lang, they will forever be poor. Honestly. Kaya pag ipinangangaral ko ito noon, ganun. Walang nag-isip niyan. Kaya biglang umunlad yan. Alam nyo, hindi natatakot ang Amerika sa China kasi ang technology ng China, 20 years behind. Pero nagulat ang Amerika. Way back 2000, early 2000, pumunta na kami ng Singapore, pumunta kami ng Hong Kong. Alam nyo, ang damit ng mga mainland China, pag pumasok ng Hong Kong yan, alam na alam mo kagad, hindi taga Hong Kong. Dahil ang damit nila, probinsyano. Praise God. Sa Asia, pag pumunta ka sa Singapore, yan ang pinaka-advance. Praise God. Uso na sa kanila nun yung mga touchpad, wala pa sa China. Pagkalipas lang ng ilang panahon, just in a matter of one or two years, bumaliktad. MP3 sa Singapore, MP4 na sa China. See? Ang gulat ko. Sabi ko, bilis ah. MP4 na yung hawak ko, MP3 pala yung hawak dito sa Pilipinas eh. Eh, galing China. Praise God. Ganyan na nangyari, ang bilis. Kaya pag-unlad ng China, napakabilis. Bandang uli, na-control niya na lahat. Praise God. Kaya ang pera na hawak niya, hallelujah mga kapatid, see, 3 trillion dolyar yun. Praise God. Eh ngayon, pag hihingi na ng China yung 1 trillion, sabi niya, Amerika, akin na yung 1 trillion. Amen. Di ba? Sabi niya, Amerika, akin na yung 1 trillion ko, ito yung papel nyo. Sabi ng Amerika eh, wala kaming 1 trillion. So anong gagawin mo? I-depreciate mo yung dollar. Kung ang dollar noon, 1:50, 50 pesos, $1, mangyayari, $1 is 1 peso. 1:1. O baka 1 peso, $100. Nasundan niyo ako? Ano mangyayari doon sa 1 trillion niya? Baka maging 10 piso na lang yun. Papayag ba yung China? Sabi niya siya papayag. Eh, saan kukuha ng pera, Amerika? Kaya sabi, pahihiramin siya ng Vatican. Pag pinahiram siya ng Roman Catholic Church, ano mangyayari sa kanya?
Diba? Magsasanib yung dalawang hayop. Yung hayop na lumabas sa tubig, yung hayop na lumabas sa lupa. Oh? Eh meron siyang military might eh. Diba? He is the most powerful army in the world. Praise God. See? Hallelujah. Oh? Kaya sasabihin ng Roman Catholic, oh sige, pahiramin ko ang Amerika. Sasabihin ng China, pahiramin mo siya in one condition. Diba? Pasakop kayo sa akin, makinig kayo sa akin, susunod kayo sa kondisyon ko. Anong kondisyon mo? O lahat ng ayaw sumamba, ayaw maging Katoliko. O, see? Lahat ng hindi sasali sa World Council of Churches, i-persecute nyo. Sino yon? Mga end-time churches. Ano mangyayari dito sa church natin? Gagawin itong bodega. Diba? Praise God. Sabi ko nga, marami kayong katwiran, ayaw yung pumunta ng church. Huwag kayong mag-alala. Anytime. Pag dumating na yan, hindi na ninyo kailangan ng dahilan. Meron na kayong totoong reason. Pagpunta nyo rito, wala na tayong church. Hallelujah. See? Pasasakop ito. Oh? Itong mga communist country na to, praise God. Hallelujah. See? Sabi nga nito, di ba? Ulitin natin. Oh? Tell me a dictator that doesn't lean toward communism, no? So yung 10 horns, it symbolizes the communist system. Okay? Communist system. I'm not saying communist nation. Oh? Yung sistema ng komunista. Oh? Praise God. Kasi, hallelujah. See, and they shall what? Hate the whore, the woman, the church. But watch, what's going to do? This shall hate the whore and shall make her desolate and naked and shall eat her flesh and burn her with fire. Oh, kasi isang araw, mga kapatid, tandaan nyo, itong communist system na to, oh, ulitin pa natin, hallelujah. Oh, listen, are you scared of communism? What are you afraid of communism for? You people, wake up. Communism is in God's hands. What's the tools he's using? Oh, praise God. There's not one scripture in the Bible that said communism will rule the world, which was the iron and clay in the bottom of the pit. What is communism? Was it communism? No, sir. It was Romanism and Protestantism. Oh, sabi niya, tingnan mo yung paa ng ribulto, luwad sa kabakal. Komunista ba yan? Hindi. Sabi nga ng Biblia, Catholicism yan, no? Praise God. See? Hallelujah. I said, there's three ism that rose up. Nazism, fascism, communism. I said, this ism will revolve and come around into one. It be communism. Watch. Communism will burn Rome. See? You watch it. It's a tool in God's hand, no? Lalakas lang ng lalakas itong communism, no? Oh, kaya sabi, communism ain't nothing, it's a tool in God's hand to bring revenge upon the earth for the blood of the saints. That's right. Oh? Hallelujah. Verse 15, sabi nga ganito, oh, ng Revelation 13, and he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. And he caused all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand and in their foreheads. No? So now, praise God, gagamitin ng Romanism ang communism. Diba? As of now, hindi makontrol yan ng Romanism. Hindi niya makontrol ang politics sa buong mundo. Nasundan niyo ako, mga kapatid. Praise God. Bakit? Kasi ngayon, nagagawa pa nila yung gusto nilang gawin. May mga pera pa sila. Diba? May mga pera pa sila. Praise God. Hallelujah. Oh? So, darating ang panahon, sabi nga nun ang message, huhugutin ng Romanism yung pera niya sa bangko. Pag hinugot niya to, lahat ng bangko magkukulaps. See? Praise God. Yung pera na hawak nila, naintindihan niyo ako, pag dinevaluate, pag hinugot nila yung pera nila, lahat ng pera ng buong mundo, mawawala ng halaga.
Nasundan niyo yun? Mawawala ng alaga yung pera mo sa bangko. Kung meron kang 1,000,000, magiging 10 piso na lang yan. Praise God. Bago ka makabili ng pandesal, isang bayong. Magdadala ka ng pera, isang bayong. Habang nagbibilang kayo ng isang bayong, tumaas naman yung presyo. Kailangan mo 2 bayong bago ka makabili ng 1 pirasong pandesal. See? Sasabihin niyo, Pastor Nestor, hindi mangyayari yan. Nangyari niya sa Zimbabwe. See? Alam niyo yung bansang Zimbabwe sa Africa? Praise God. Magkadikit lang yung South Africa sa Zimbabwe. First world country yon. Parang Amerika yon. Pero nung bumagsak yung pera nila, way back, kailan lang? Praise God. Way back 2000. Early 2000, bumagsak yan. Bago ka bumili ng tinapay, sabi nga nung kapatid, ang dala-dala mo wheelbarrow. Isipin mo, bibili ka lang ng tinapay, dala mo wheelbarrow. Tapos, hold up-in ka pa. Itatapon yung pera, kukunin yung wheelbarrow. Walang halaga yung pera. Nawala ng halaga yung pera nila. No, na-devalue yun ng napakababa, sobrang baba. Ganyan ang mangyayari. Pag hiningi na ng bis, no, ng Romanism yung ginto niya, pag kinuha niya na yung puhunan niya, eh lahat ng bangko may puhunan siya. Imagine! Praise God, kung meron siyang puhunan sa Bangko de Oro, di ba? Sabihin mo na ang puhunan ng Bangko de Oro, 10 bilyon, eh ang pera niya ron, 4 na bilyon, eh kung bigla niyang hugutin yan. Praise God, anong mangyayari? Huh? Babaksak lahat yan. Ngayon, para wag bumaksak yan, anong gagawin nila? Makikiusap yan. Saan sila lalapit? Di ba? Sino magpapautang? Sinong bansa magpapautang sa Amerika? China? Eh wala rin pera ang China, puro papel lang. Puro produkto. Marami kang produkto, walang pera ang tao. Nasundan niyo mga kapatid. Hallelujah. So ganyan lang mangyayari. Hallelujah. No? Pasasakop nila yan. Pero isang araw, praise God. Ano gagawin? Pag nagpasakop sila sa kapangyarihan ng Roman Catholic Church, then they will force everybody, praise God, to join the World Council of Churches. The Jew will be forced. Bakit? See? Hallelujah. Wala rin siyang pera eh. Di ba? Anong gagawin nila? Hikayatin itong mga Hudyong ito, itong mga Hudyong ito na sumali na sa World Council, itong Judaismo, itong World Council of Churches, di ba? Praise God. Yung Muslim, Buddhist, Catholic, lahat yan, magsasama-sama yan. Praise God. See? They will be forced. Once they will be forced, pag nagkaisa na yung religion na yan, susunod na magkakaisa itong bansa. Then they will be, sabi nga, tignan ninyo, peace. Sisigaw siyang peace. Peace. Magkakaroon ng kapayapaan sa mundo. But in the time na hindi nyo inaasahan, sabi, diyan magaganap yung rapture. Hallelujah. See? Praise God. Oh? Ngayon, pag in-implement na nila yung system na yan, hallelujah, sabi nga rito sa verse 15, and he had power to give life unto the image of the beast. In the image of the beast should both speak, and cause that as many as will not worship the image of the beast should be killed. Pag hindi ka sasali dyan, papatayin ka. Paano ka raw papatayin? Bibitayin ka ba? Hindi. Hindi ka makakabili, hindi ka rin makakabenta. Oh, ano ibig sabihin? Hindi ka makakakain. Di ba? Eh, ang dali lang yan, Brother Nestor. Pupunta lang ako sa probinsya namin. Doon na lang ako titira. Mamumundok ako. Okay yon. Kung meron pang pananim. Sabi ko nga sa iyo, 3 taon at kalahati, hindi uulan yan ang sinabi ng Biblia. See? Matutuyo ang mga ilog. Pag natuyo ang mga ilog, patay ang lahat ng halaman, patay lahat ng hayop, eh saka uuwan ang pagkain.
Pag hindi ka miyembro ng World Council of Churches, wala kang tatak. Hallelujah. And he caused all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand and in their foreheads. Kailangan matatakan ka. Diba? Kailangan umayong ka sa sistemang gusto nila. Huh? And that no man might buy or sell, save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. Here is wisdom. Let him that had understanding count the number of the beast, for it is the number of man, and his number is 666. Ngayon, sabi nga, yan 666 daw niyan. Yan daw yung dilata. Yan daw yung sabon, toothpaste. Ako nung kinalaman ng 666 sa dilata. Di ba? Kaya sabi, huwag kayo bibili niya, huwag kayong ganun-ganun. See? Hallelujah. Kung ayaw nyo, bigay nyo sa akin. Hallelujah. Kung lahat ba naman 666 sa dilata ka ako, uubusin ko yan. Akong bahala dyan. Kakainin ko yung 666 yan. Praise God. So ano raw ito? Tandaan nyo, this is a spiritual thing. Di ba? Hallelujah. Ngayon, sa Exodus, meron din tataka na nagaganap. Di ba? Sabi, and thou shalt shew thy son that day, saying, this is done because of that which the Lord did unto me when I came forth out of Egypt. And it shall be for a sign unto thee upon thine hand, and for a memorial between thine eyes, that the Lord's law may be in thy mouth. For with a strong hand the Lord brought thee out of Egypt. No? Kaya sabi, alalahanin nyo to, para yan tatak sa kamay nyo, parang tatak sa noo nyo. Oh, yung batas na yan na ibinigay sa inyo. Oh, sa Deuteronomy, ganun din. Deuteronomy chapter 6, 6 to 8. And this word which I commanded thee in this day shall be in thine heart. Nasa puso mo ito. And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk to them when thou sit in thine house, and when thou walk by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. And thou shalt bind them for a sign unto thine hand, and they shall be as frontless between thine eyes. No? Para yan is a sign. No? Pag pinapaalala mo sa mga anak mo, sa kanila, ang batas ng Diyos, sabi, para yan nakatatak sa kamay mo at nakatatak yan sa noo mo. Oh? Between thine eyes. No? Sa, ano ba yung nasa gitna ng mata mo? Di ba yung noo mo? Hallelujah. Oh? So sabi niya nga, yung 666, oh, itatatak yan sa noo mo, itatatak mo sa kamay mo yan. Di ba? Hallelujah. See? Praise God. Tingnan nyo. Alam natin, no? Yan yung Roman Catholic Church, di ba? Praise God. See? Sabi niya, alamin ninyo yung bilang ng 666, di ba? Yan ay pangalan ng lalaki, at may bilang yan, no? Praise God. See? Sa Roman Catholic Church, praise God, meron itong nakasulat yan, Vicarius Filii Dei. Ang ibig sabihin niyan, kahalili ni Kristo dito sa lupa. Diba? Praise God. Same. Hallelujah. So tandaan nyo, mamamayagpag siya. Diba? Praise God. Magkakaroon ng kalamidad sa buong mundo. Hallelujah. So mga kapatid, magising tayo ng konti. Nakikita natin yung mga kalamidad na nagaganap ngayon. Palala lang ito ng palala. Kaya mga sinasabi na climatic changes, hindi nila actually, mga kapatid, hindi nila alam kung saan ito kung ano ang dahilan, kung ano ito nangyayari. Yung mga malalakas sa paglindol, mga pagsabog ng bulkan. Hallelujah. Kaya nga minsan, alam nyo, pag nakaupo ko, iniisip ko, paano kaya ito magiging apo ko? Yeah? Kawawa naman sila. Pag inabot na ito ng tinatawag nga nating kalamidad dito, parang kaya sabi ko, ano kaya, parang mas maganda ata hindi na magkaanak eh. Praise God. See? Kasi pag iniisip ko lang yung nagaganap ngayon sa buong mundo, biglaan lahat. Bigla na lang, ngayon, ang sarap ng kinakain mo, bukas wala ka nang makain. Ganyan na nangyayari ngayon. Praise God. See? Hallelujah. Pag pumasok na itong kalamidad sa buong mundo, mga kapatid, tandaan nyo,
makokontrol na nila lahat 'yan. Gagamitin ng sabi nga gagamitin ng Katoliko ang komunista, pero isang araw magigising itong komunistang ito. Praise God. Tandaan ninyo, galit ang komunista sa relihiyon. Praise God. Pero dahil sa pera, magpapasakop sila. Pero isang araw din magigising sila. Sabi nga ng Biblia, they will hate the whore and they will burn it. Babagsakan nila ng bomba yan, nuclear bomb. Praise God. Isang oras lang kailangan yan. Kaya nga sinasabi ko, huwag niyo intindihin ng Roman Catholic Church. They are predestined to become strong. Hallelujah. Kaya sabi niya, kokontrolin niya buong mundo, makokontrol niya politics, makokontrol niya lahat ng religion, WCC, then makokontrol niya ang buong ekonomiya. Praise God. Hallelujah. Sabi nga, sino tong magtatatak na to? Hallelujah. Tatatakan niya lahat ng tao. Sabi niya, meron silang tatak ng 666. Anong ibig sabihin nung bakit nasa noo? Sasangayong ka sa sistema nila. Diba? Sasangayong ka sa turo nila. Praise God. Kasi kung tinuturo nila may tatlong persona, maniniwala ka rin. Diba? Praise God. Yung iba sabi, hindi, mali yan. Pero saan ka nag-church? Diba? Tignan mo, baka ang tatak mo nasa kanang kamay. Kaya mahalaga rin kung saan ka nag-church. Praise God. See? Hallelujah. Nung nasa radyo nga kami, sabi nga ng mga nakikinig sa akin, tama yan, pastor. Wala talagang tatlong persona. Isa lang ang persona ng Diyos. Isa lang ang Diyos. Ako, brother. Ako, praise the Lord. Saan ka ba umaten, Brad? Sa ganito. Ako, lumabas ka na dyan. Pastor, kailangan nila ako rito para malaman nila yung totoo. Natapos yung radio station natin, hindi siya nakalabas. Yeah? Saan yung tatak niya? Nasa kanang kamay. Praise God, this is the right hand of fellowship. Bakit sa noon nakatatak? Tinatanggap mo yung sistema nila, tinatanggap mo yung turo nila. Praise God. Hallelujah. Sino raw yung Antichrist? Sabi, yan yung 666. Siya yung magiging pinakamakapangyarihan sa buong mundo. Tandaan yan, magiging sobrang kapangyarihan niya. Praise God, he can declare peace, he can declare war. Hallelujah. Hallelujah. So merong isang tao rito na, sabi nga, meron siyang titulo na Vicarius Filii Dei. Sino yon? Yan yung Pope sa Rome. Diba? Praise God, siya ang kahalili ni Kristo dito sa lupa. No, ngayon itong Vicarius Filii Dei, pag tinignan mo yung Roman number, may katumbas yan. Praise God. Yan, yung B. Praise God. Hallelujah. See? Sabi nga nun, itong letter A, walang katumbas yan, kaya wala, di ba? Itong letter R, wala rin. Itong letter S, wala rin. Itong letter E, wala. Kaya kung mapupunan nyo, ganyan yan. Yan yung mga katumbas. Yung V, 5, yung I, 1, yung C, 100, 100, di ba? Yan. Praise God. See? Hallelujah. Pag kinuha mo yung numerong yan, 112 to 53 plus 501, pag pinlas mo lahat yan, praise God. See? Yan ang makikita mo. 666. Diba? Hallelujah. Ayan. And his number is 600, 3 score and 6. So tandaan nyo, siya yung pinakamakapangyarihan na tao, nalilitaw na tao dito sa buong mundo. Tatawagin siyang, kukunin niya yung titulong yan yung Prince of Peace. Diba? Praise God. Sisigaw siya, peace, peace. Totoo yan mga kapatid, magkakaroon ng kapayapaan. Sobrang gulo na di ba? Praise God. Pag pumasok, lalo na pag pumasok tong kalamidad na to, kokontrolin niya rin yan. Ngayon, praise God, para ka makakain, magkakaroon ng rationing. Hallelujah. Para wag magulo, magsama-sama tayong lahat. Di ba? Kaya nga sabi ng prophet, in your natural mind, that is the right thing to do. But in God's mind,
mali yun. Amen? Tayo alam natin. Alam natin ang kaisipan ng Diyos. Amen? Alam na ninyo kung sino 666 ngayon. Amen? Praise God. That is the Roman Catholic Church. Tayong lahat ay tumayo. Papasok tayo sa ating worship service. Hallelujah. So, natapos natin itong series ng Mark of the Beast. No? Tatlong series ito. Oh, yung record natin, may record naman tayo dyan. We are doing this. Ginagawa natin ito, mga kapatid. No? Sabi ko nga, praise God. Inuulit ko lang itong Bible study series natin. Para kung meron kayong mga kaibigan, diba, gusto nyo nga masiran, madali nyo maishare. Praise God. Say, hanguin nyo lang. Then meron din tayong mga magpa-record kayo dyan. Kung gusto nyo pag-aralan, praise God. See, hallelujah. What is sin? Original sin, body, soul, and spirit. Para maintindihan natin. Dahil wala na tayo sa panahon ng, wala na tayong sacrifice or ignorance. Diba? Sa panahon, sa Old Testament, meron pa yung tinatawag nga natin na sacrifice for ignorance. No? Ngayon, bawal na yun. No? Hindi na po pwede yun. Praise God. Hallelujah. Kasi ngayon, lahat inilantad na ng Diyos. No? Praise God. Hallelujah.